Sa 121 hanggang 130. Sa isang iglap, nagsimula si Dustin tungkol sa formula na may espesyal na paggalang sa halip na pagkagalit. Pero sa pag-iisip sa magiging gastos, medyo nalungkot din siya. Ang 5 antas ay nagkakahalaga ng 10 milyong mahahalagang kristal ng enerhiya. Na isang astronomical figure para sa kanya. Marahil si Tian lang ang may ganoong uri ng pera at hindi siya sigurado. Sa pag-iisip tungkol dito, dumapo ang kanyang mga mata at huminto sa malaking balde na bakal na nakaupo at tahimik na umuungol sa bukas na espasyo ng kagubatan. Ang likidong panggamot sa loob nito ay mahinang kumukulo. Katumbas ito ng 500,000 vital energy crystals na magpapatuyo sa kanya. Matapos mag-iisip ng ilang sandali, sa wakas ay nagpa siya si Dustin na magsimula mula sa unang antas. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makakuha ng gamot na likido pagkatapos ng lahat. Kung talagang nakapagbigay siya ng 1,000 pounds ng puwersa sa isang suntok. Ang kanyang kapasidad sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Kapag nakapagpa siya na siya, sinimulan niya ang paraan ng paglilinang ng walang pag-aalinlangan. Dahil may 2 maliit na balde ng katas ng puno ng sigla bukod sa malaking balde na bakal. Pinaghalo niya ang mga ito. Biglang lumabas ang malakas na ingay mula sa dambuhalang balde na bakal at nagsimulang bumubula ang likido. Naging berde ang singaw nito ngayon. Para siyang kumukulong nilagang. Pagkaraan ng ilang sandali ay naghalo na rin sa wakas ang katas ng puno ng sigla at ang likidong gamot. Ang berdeng singaw ay dahan-dahang naging mainit na lilam ng maliwanag na pula. Ang ningning at ang mga ulap ng singaw na nagmumula ay umaagos sa paligid at nagbabala sa mataas na temperatura nito. Hindi naman ako magiging pinakulo ang isda, diba? Pagtingin sa bumubulusok na likido, nag-aalalang naisip ni Dustin. Maingat, sinubukan niyang hawakan ang likido gamit lamang ang isang daliri. Kahanga-hanga, taliwas sa hitsura nito at kumukulong singaw. Hindi ito nakaramdam ng init. Nagulat si Dustin. Kinubad niya ang lahat ng damit at tumalon kaagad sa dambuhalang balde na bakal. Para akong inilubog sa isang bukal ng tubig sa tamang antas ng init at ginhawa. Nakalimutan niya ang halos lahat ng bagay sa mundong ito at nakatuon lamang sa formula. Hindi napigilan ni Dustin na mag-inat. Sa hindi inaasahan. Bagamat maluho ang pagtatanim. Mukhang ang proseso mismo ay medyo komportable para sa nagsasaka, halos parang naliligo sa mainit na araw sa malamig na araw sa isang mainit. Natural na tagsibol. Naka-cross-legged siya sa bakal na balde at ang kanyang mga kamay. Sa una ay nakakuyom sa kanyang mga kamao. Ang kaliwang kamao ay marahan na nakapatong sa kanyang tiyan habang ang kanan ay nakapatong sa kanyang kaliwa. Ito ay eksakto ang posterya ng unang yugto ng Overlord Body Refining Formula. Sa sandaling umupo siya sa posterya na inilarawan ng sleep, naramdaman ni Dustin na ang gamot na likido ay nagsisimula ng tumagos ng malalim sa kanyang balat. Agad niyang ginamit ang kanyang kamalayan upang gabayan ang pagdaloy nito sa ilang mga kasukasuhan ng kanyang kalansay gaya ng kailangan niya. Ang buong istruktura ng buto ay pinalakas pa rin. Biglang, nang walang babala, ang matinding sakit ay sumabog mula sa kanyang mga kasukasuhan. Tulad ng isang mabangis na hayop na direktang kumalat sa bawat pulgada ng katawan. Sobrang sakit. Isang walang katapusang tide ng sakit ang bumalot sa kanya at halos magpakawala siya ng isang higanteng alulong sa sakit. Lumalabas na hanggat wala ka sa cultivation posture ng Overlord Body Refining Formula habang nakaupo sa likido. Wala kang mararamdaman kundi bahagyang init. Kapag naon na ang cultivation mode, ang likido ay agad na tumago sa iyong katawan para sa pagpino. At kailangan mong tiisin ang napakalaking sakit na magmumula sa mga ugat at lalampas sa mga kalamnan at kasukasuhan. Parang may humahampas sa kanyang mga buto isa-isa gamit ang maliit na martilyo at hinihiwa ang kanyang balat at laman na pulgada sa bawat pulgada gamit ang maliit na kutsilyo. Arg! Hindi niya inaasahan ang sakit at halos mapatalon siya mula sa malaking balde na bakal. Gayunpaman, ang kanyang pagkamakatuwiran sa wakas ay nagtagumpay laban sa sakit.
na sinasabi sa kanyang sarili na ito ay para sa isang mabuting layunin. Bagamat nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit, pilit pa rin niyang nilalabanan ang paghihirap na para bang pinirito sa kanyang pambihirang kapangyarihan ng kaluluwa. Kasabay nito, napanatili ng kanyang mga kamay at paa ang tamang posture para sa cultivation mode ng Overlord Body Refining Formula. Nakaupo sa malaking balde na bakal. Nanatili siyang nakapikit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin upang pigilan ang sarili sa pagsigaw. The pain from the nerve endings was sent his body into spasmodic trembles and if it were someone else. Matagal na siyang tumalon palabas. Isang malamig na pawis ang tumago sa kanyang noo. Ngunit hindi lahat ay sakit. Habang siya ay nagdurusa sa mga kakilakilabot na sakit, ang kanyang mga buto at balat ay sumisipsip din ng panggamot na likido at nililinas nito ang kanyang katawan. Ang buong pangyayari ay tumagal ng isang buong oras. Sa panahon ng paghihirap na ito, si Dustin ay halos himitayan ng ilang beses. Ngunit nanatili siya sa kanyang matiyagang paghahangad at hindi sumuko. Sa kabutihang palad, ang kanyang espiritual na kaluluwa ay sapat na malakas upang makipagkompetensya sa kapangyarihan ng espiritual na kahulugan ng isang mysterious realm cultivator. Ito ay naging mas mahusay at mas malakas kaysa sa iba sa mga tuntunin ng paghahangad at katatagan. Kung hindi, ang isang ordinaryong tao ay maaaring mamatay sa sakit. Sa wakas, ang sakit ay unti-unting nawala, tulad ng pag-agos ng tubig sa pagtatapos ng pag-ikot. Ang kanyang katawan ngayon ay komportable at refreshed. Nakahinga siya ng maluwag at nagpakawala ng hilanghing. Binabad ang sarili sa saya ng pagiging survivor sa gitna ng paghihirap. Gayunpaman, ang kanyang pangilalim na kasuotan ay nabasa ng malamig na pawis na parabang siya ay naligo ng malamig. At ang kanyang pawis ay may halong itim at mabahong sangkap. Makalipas ang isang quarter ng isang oras, naramdaman ni Dustin ang isang uri ng panunuyo at init sa kanyang katawan. Mas energetic din siya kaysa dati. Parang nawala ang pagod at antok nitong mga araw. Sa halos walang pagsisikap, tumalon siya mula sa malaking balde na bakal. Nag-spray ng maliit na pagsabog ng panggamot na likido. At tumayo sa lupa, sa isang kurot ng kanyang magkabilang kamao. Isang malutong na tunog na parang piniritong sitaw ang sumambulat. Pakiramdam ng kanyang mga daliri. Nakita niya na ang kanyang balat ay naging mas makinis at nababanat kaysa dati. At least naramdaman niya, kakatapos ko lang ba sa unang antas? Itinaas ni Dustin ang kanyang mga kamao at sinubukan ang ilang suntok sa hangin. Sa bawat paghampas, bumubulusok ang hangin. At naramdaman niya ang walang katapusang lakas na nakakubli sa kanyang mga kamay. Ito ay iba sa dati. Maaaring na-clear niya ang unang antas. Sa sandaling umalis si Dustin mula sa malawak na cylindrical opening ng steel chamber. Isang surge of power ang nagmula sa kanyang mga kamao. Umalangaw-ngaw ito sa kanyang katawan. Nang mapansin ang kanyang hubad at hubad na anyo, sinimulan niyang isuot ang kanyang mga damit. Bagamat inaasahan na, nagulat pa rin siya nang makita ang mga pagbabago sa kanyang pangangatawan. Ang kanyang mga kalamnan ay toned. Ang kanyang figure ay pino. At sa kaloob-looban niya ay nakadama siya ng kaunti pang panatag. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang dibdib at sinimulang damhin ang kanyang katawan. Ito ay kasing solid at matibay na parang bakal. Siya ay mas may kamalayan sa mga pagbabago sa kanyang katawan ngayon higit pa kaysa dati. Itinaas niya ang kanyang manggas at nagtataka sa kanyang mga braso. Ang kanyang malajade na mga braso ay parehong maislan at matigas. Dahan-dahang pinagdikit ang kanyang mga kamao. Nakarinig siya ng kaluskos. Ugh! Naramdaman niya ang kapangyarihang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Kinuha ito sa kanya at siya ay nagbigay ng isang matunog na sigaw. Sa pagtapak sa lupa sa ilalim niya, itinulak niya ang isang malaking tuod. Kumalaw siya ng napakabilis ngunit napakaganda na madali siyang mapagkamala na isang palasong binitawan ng isang bihasang marksman. Boom! Nang may katumpakan, lumapag siya sa harap mismo ng malaking puno. Napakabilis ng kanyang paggalaw, tila hindi maintindihan ng hindi sanay na mata. Sa sobrang lakas, itinumba niya ang puno mula sa mga ugat nito.
Ang puno ay tila napakalaki na kahit na ang dalawang full size na matatanda ay hindi makayanan na yakapin ito. At ito ay nahulog ng walang ingat mula sa isang suntok. Boom! Hindi nasisiyahan sa kanyang pagpapakita ng kapangyarihan. Itinoo ni Dustin ang kanyang paningin sa isa pang puno. Tila mas malaki at mas malakas. Halos doble ang laki ng katatapos lang niyang mahulog. Sa parehong bilis, sumugod siya at isinubsob ang kanyang kamao sa ilalim ng malaking puno ng puno. Makalipas ang ilang sandali, bang! Malakas na yumenig ang puno na nahati at dahan-dahang lumitaw ang mga bitek. Nanahati ang puno sa kalahati. Bitek! Ang puno ay nasira sa dalawa. Na ang magkabilang panig ay bumagsak ng direkta sa tapat ng bawat isa. Ang mga pira-pirasong kahoy ay lumipad sa bawat direksyon. Nakita ni Dustin ang isa pang puno at binigyan ito ng isa pang suntok. At sa pagkakataong ito ay wala pang isang segundo ang punong iyon ay bumagsak ng walang magawa sa lupa. Namuo ang alikabok at amoy sariwang kahoy at lupa. Nag-iwan siya ng bulo. Ngunit ang naiisip lang ni Dustin ay kung gaano kasarap ang pakiramdam. Napakaraming potensyal sa bagong kapangyarihang hawak niya. Pinagmasdan niya ang paligid at sa kanya inilipat ang atensyon sa kanyang mga kamao. Ito ay hindi nasaktan. Kahit isang scratch. Nakaramdam ng penanibig si Dustin. At alam niyang hindi lang ito dahil sa adrenaline marahil ang bagong kapangyarihang ito ay may kinalaman sa kung gaano siya kasaya. Walang mga salita upang ilarawan kung ano ang naramdaman niya. At ang kapangyarihan at damdamin na pumalit sa kanya ay hindi naririnig. Ang kapangyarihang ito ay kapansin-pansin. Sinusubukan ang kanyang makakaya upang mahanap ang mga tamang salita. Sinabi ni Dustin, ngayon ako ay isang humanoid na halimaw. Naalala niya ang lahat ng kailangan niyang pagdaanan para makamit ang ganoong kapangyarihan. Kinailangan niyang makipagsapalaran kay Lois para maalis si Scott. Ngunit napagtanto niya na sulit ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ang manipis na kapangyarihan ay dumating sa isang matarik na presyo. Ang paghantong ng kanyang pagpaplano at ang kanyang pekona ay humantong sa ganap na lakas na ito. Kontento na siya, kinuha niya ang mga gamit niya at iniwan ang Vigor 3. May isang bagay na lubhang mali na nagsimulang makaramdam si Dustin nang bigla ang pagbabago sa kanyang paligid pagkatapos ng ilang sandali ng paglalakbay sa paglalakad. He sensed a creeping presence a while back. He chose to observe instead of acting harshly on impulse but Dustin knew it is time to react. Gamit ang kanyang espiritual na pandama ay itinoon niya ang mga mapagbantay na mata na nakakubli sa dilim. Ang mga puno sa kanyang harapan ay umindayog laban sa hangin. Gumagalaw na parang may kung ano sa likod nito na naging sanhi ng hindi natural na paggalaw. Biglang lumitaw ang isang madilim at nagbabadyang figure mula sa linya ng puno. Ito ay may hugis ng isang malaking unggoy na natatakpan ng malakas at matipunong Amerikana. Sa isang nakakuyom na kamao, ang malaki at nagbabantang figure ay lumapit kay Dustin. Nakatayo ng hindi bababa sa higit sa 3 metro ang taas. Ang napakalaking hugis ay bumagsak patungo sa kanya na parang isang nilalagnat na panatiko. Nakatutok sa kanya ang mga mata ng halimaw na isa lang ang nasa isip nito ang durugan siya. Ang freak ay may hindi natural na bristled na dila. Dinilaan nito ang katulad nitong matatalas at tallest ng ngipin na mas parang pangil. Naiisip ni Dustin. Mula sa kurbadong ngunit matulis na mga labi nito ay damyugo ang isang nakakalason. Mabula na sangkap na amoy. Ang ganda. Ito ay isang marahas na unggoy. Ang 3rd antas ng halimaw na hayop. Sigaw ni Dustin. Iyon ang kailangan niya upang subukan ang kanyang bagong kasanayan at ang kanyang bagong kapangyarihan. Agad niya itong nakilala nang makita niya ang figure nito mula sa linya ng puno. Bihirang makakita ng ganitong uri ng halimaw sa rehiyong ito. Ang halimaw ay may magaspang na overlay na pinoprotektahan ito mula sa mga elemento at isang katulad na matigas at nababanat na balat na nagpoprotekta dito mula sa mahika at pisikal na pag-atake. Bakas lamang sa mukha nito ang karahasan at kasakiman. Bang bang! Bang bang! Ang lupa sa ilalim ay yuminig at nagdulot ng mga panginginig na nagpapunit sa lupa. Bawat hakbang ng halimaw ay nag-iiwan ng lukab sa lupang tinapakan nito. Para sa napakalaking unggoy,
Ang nakita lang nito ay isang mahina at marupok na target na maaari nitong ibagsak sa isang suntok. Matapang na nilapitan ng halimaw si Dustin ng walang pag-iingat. Mabilis na umindayog ang halimaw. Ngunit hindi niya alam ang kapangyarihang taglay ng kanyang target. Kung tutuusin, mukhang madaling biktima si Dustin. Alam ni Dustin na naabot lang niya ang unang yugto ng Overlord Body Refining Formula. Kailangan niyang makahanap ng isang kalaban na maaaring maglabas ng buong potensyal ng kanyang bagong pisikal na bagay. At ang kanyang bagong nakataas na sarili. Walang sino man sa paligid upang subukan ang kanyang mga limitasyon. Kahit na walang sino man maliban sa mga puno. Ngayon, nakatayo sa harapan niya ang isang karapat dapat na kalaban. Oras na para subukan ang Overlord Body Refining Formula. May ngiti sa labi. Naikuyong ni Dustin ang kanyang mga kamao. Kumikislap ang kanyang mga mata habang walang takot na umaban. Tila namangha ang halimaw ngunit hindi pinansin ang tila nakakalokong kilos ni Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang maliit at maliit na tao ay maaaring pekain lamang ito. Ang unggoy ay patuloy na sumugod patungo sa kanyang biktima. Igit ito kay Dustin sa laki. Ngunit sa lalong madaling panahon nalaman ang unggoy na sa labanang ito. Ang laki ay hindi mahalaga. Boom boom boom. Uminto ang halimaw. At sa paraang parang unggoy. Umaatungal ito sa pagkabog ng dibdib upang ipakita ang pangingibabaw at kataasan. Ang halimaw ay nagpalabas ng dumadagendong na ingay na may nakalalasong usok. Ang dagendong nito ay malalim at nakakatakot. At ang tunog na ginawa ng kanyang paghampas ay parang kulog. Talagang matatakot nito ang buhay na kaluluwa ng isang mahinang pag-iisip na tao. Ngunit hindi si Dustin. Wala sa kanyang Panginoong katawan. Sa matalas na pagmamasid, na tinulungan ng kanyang espiritual na kahulugan. Nakita ni Dustin na ang espiritu sa napakalaking unggoy ay parehong galit at bigo. Tadhana ang magdedesisyon kung sino ang mas malakas. Sigaw ni Dustin. Alam sa sarili na ang tadhana ay kakaunti o walang bahagi sa pagkakataong ito na subukan ang kanyang kapangyarihan. Isang hakbang lang ang ginawa ni Dustin na nagdala sa kanya sa harap mismo ng napakalaking unggoy. Naginamit ang parehong pamamaraan na ginamit niya noong siya ay tumalon sa ibabaw ng mga puno. Ngunit sa pagkakataong ito alam niyang mas nagamit niya ito. Ang tatlong punong pinutol niya ay nagbigay sa kanya ng sapat na pagkakataon para maperpekto ang hakbang na ito. Igit pa rito, ang karanasang natamo niya sa pagtama sa mga puno ay hindi lamang nagpapino sa kanyang mga kasanayan sa pag-atake. Ngunit pinahusay din ang kanyang kakayahang makita ang kahinaan ng isang kaaway. Sa puso niya, gusto niyang suntukin sa mukha ang halimaw. Ito ay magiging kasiya siya sa paningin at emosyonal na katuparan. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang bagong instinct na tunguhin ang dibdib. Itinaas ni Dustin ang kanyang mga kamay. At sa isang malakas na suntok, inampes niya ang marahas na unggoy sa dibdib. Boom! Parehong alam ni Dustin at ng halimaw ang tunog. Alam nilang dalawa na tapos na. Ang ikatlong antas ng halimaw na hayop ay may kapangyarihan at lakas upang wakasan ang buhay ng 1,000 sundalo. Ngunit ang kanyang kakulangan sa bilis at kagalingan ng kamay ay ang kanyang pagbagsak. Hindi siya kalaban ni Dustin sa simula. Habang ang halimaw ay may makapal na layer ng Amerikana pati na rin ang isang magaspang at nababanat na balat sa kabuuan. Ang dibdib nito ay may napakakaunting proteksyon. Bumigay ito sa perpektong oras at malakas na pag-atake ni Dustin. Ang makamandag na bagay na tumagas mula sa bibig nito ay bumulwak na ngayon mula sa dibdib ng halimaw. May laso ng dugo nito. Iyon lang ba? Kalika na. Hindi naapektuhan ang nakamamatay na agos na bumulwak mula sa dibdib ng halimaw. Si Dustin ay nagpatuloy sa paghampas at pagpalo sa dibdib ng halimaw. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang mga suntok na ibinato niya. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tuloy-tuloy. At ang halimaw ay na-outclassed. Tulad ng malakas na ulan. Ang mga suntok na ibinato niya ay tuloy-tuloy na tumama sa halimaw. Sa bawat hampas niya, umuurong ng isang hakbang ang halimaw. Kinuha nito ang lahat ng lakas na maiipon ng halimaw. Habang walang makakapagprotekta rito mula sa kapangyarihang nagmumula sa mga kamao ni Dustin.
Ang mga pangatlong antas na hayop na ito ay kilala sa kanilang matigas na panlabas. Kahit isang tibak mula sa isang sinanay at isang bihasang mga ngaso ay hindi makakamot ng balat nito. Pero iba ang suntok ni Dustin. Ang isang suntok ay maaaring maghagis ng isang may sapat na gulang na oso na nagwawalis dito mula sa lupa. Ang kanyang mga suntok ay maaaring makapunit sa balat, makabali ng mga buto, at makapinsala sa mahahalagang organo. Kaakit-akit, sabi ni Dustin. Nakakaramdam na namangha at nasa sabik dahil alam na niya ngayon kung gaano kalakas ang husay at overlord body refining formula. Tuloy-tuloy ang sunod-sunod na suntok, na hindi nagbibigay ng pagkakataon sa halimaw na makabawi o makatakas. Matapos ang isa pang salvo ng mga suntok, ang halimaw ay bumagsak sa lupa. Nawalan ito ng anumang kapangyarihan. Pati na ang anumang kalooban na lumaban. Sa huli, ang halimaw ay nahulog sa parehong paraan na ang mga puno ay pinatag. Nakahandusay ito sa lupa, walang buhay. Matapos niyang makita kung ano ang nangyari sa ikatlong antas na halimaw, si Dustin ay nagbigay ng dagendong ng Penonibic. Kaha, level 3 monster. At sinong mag-awesome na ganito kadali ito? Nadama ni Dustin ang pagmamadali ng Penonibic na pumalit sa kanya kaysa sa pagkahapo. Tulad ng pag-level up, lumaki ang kanyang lakas, at tumaas ang kanyang kapangyarihan. Bawat suntok na ibinato niya ay may lakas na katumbas ng bigat ng 5 lalaking nasa hustong gulang. Kaya naman, ang katangian at ang mga katangian kung saan kilala ang ikatlong antas ng mga hayop na ito ay napakakaunting nagawa upang maprotektahan ang hayop. Habang matagumpay na nakatayo si Dustin sa katawan ng patay na halimaw, nagkaroon ng malakas at malalim na ingay. Ang lupa sa ilalim niya ay nang-inig at ang natumbang bangkay ng halimaw ay nang-inig. Ang mga puno ay umuuga at ang mga bundok ay nanginginig. Ang kanyang mga pandama ay nagsabi sa kanya na ang isang mas malaking behemoth ay papalapit. Ang tunog at ang mga panginginig ng boses na kanyang naramdaman ay nagpapahiwatig sa kanya na ang umuusad na titan ay mas malaki kaysa sa halimaw na nakahiga sa ilalim ng kanyang paa. Sa kanyang pagtataka, isang nagninangas na toro ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang antas nito ay mas mataas kaysa sa marahas na unggoy at ang ulo at balikat nito ay mas malakas kaysa sa natamba na halimaw. Nakilala niya agad ang kahalimaw na nasa harapan niya. Isa itong level 4 na hayop. Nagsimulang maging kawili-wili ang mga bagay. Gamit ang kanyang hindi likas na bilis, lumipat siya mula sa halimaw at palayo sa kagubatan. Alam niya na ang isang nagninangas na toro ay hindi isang bagay na madali niyang bubuluhin. At hindi pa rin niya nagagawa ang bawat kasanayan upang kumpiyansa na harapin ang pang-apat na antas na halimaw na ito. Ang mga nagninangas na toro ay ang pinakamatigas na halimaw na kabilang sa ika-apat na antas. At sila ay kilala sa kanilang maladyosong kalikasan, hindi mahuhulaan, at makademonyo na kalupitan. Kahit na ang isang medium stage na master ng tao mula sa Earth Realm ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa Mephistophelian entity na ito. Matalino si Dustin dahil malakas siya. Ang kanyang mga kamao ay maaaring may lakas na maihahambing sa bigat ng 5 lalaki ngunit alam na alam niya na mayroon siyang manipis na pagkakataon na talunin ang gayong halimaw. Ito ay sa kanyang pinakamahusay na interes upang lumayo kaysa sa tangkaing patayin ang demonyong halimaw na ito. Para kay Dustin, ang pag-abot sa Energy Gathering Realm ay napakaliit. Kahit na mabawi niya ang lahat ng lakas na ginugol niya sa paghampas sa level 3-8. Hindi pa rin ito sapat para talunin ang isang level 4 beast. Ginugol niya ang buong araw sa pagsisikap na umalis sa tirahan ng nagninangas na toro. Alam niyang may posibilidad na makasagasa sa isa habang nililibot niya ang rehiyong ito. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Dustin nang marating niya ang rehiyon kung saan gumagala ang tatlong halimaw. Nasa lugar siya kung saan madali niyang maiiwasan ang anumang banta. Habang ang mga level 3 beast ay itinuturing pa rin isang puwersa na dapat isaalang-alang. Mayroon na ngayong kapangyarihan at lakas si Dustin para madaling talunin ang karamihan sa mga third level na monster beast. Nakatapak lang si Dustin sa ikapitong antas ng Energy Gathering Realm. Isang rehiyon na talagang inaasam niya. Ang pag-duel sa antas apat na halimaw ay maaaring isang walang ingat na hakbang.
Ngunit alam niyang ito ay isang mataas na panganib at mataas na gantimpala uri ng sitwasyon. Gamit ang mga kasanayan tulad ng Twin Shadow Blades, ang Grand Pagoda Summoning Skill, ang Wind Commanding Skill, at ang kanyang bagong nahanap na lakas. Si Dustin ay may tamang kasanayan set upang matapang ang kalawakan na ito. Madali niyang talunin ang karamihan sa mga ganid na ito. Dalawang lalaki ang naglakad sa landas ng bundok. Parehong nagsusuot ng mabangis at marahas na mukha. At dinala nila ang kanilang mga karanasan sa kanilang mga ekspresyon. Sabi ng isa sa mga lalaki, naglibot siya sa kaharian ng level 3 Diabolic Beast. Naglakas loob pa siyang maglakad papunta sa kaharian ng level 3 Monsters. Iyon ay maaaring isang uri ng kamatayan wish. Sambit ng isa, oh, baka takot lang siyang mamatay. Inilabas ng isa pang lalaki, alam niyang hinahabol siya ng mga taga-grupo namin. Ang Blood Wolf Team. Balita ko may 6 o 7 pa mula sa kanyang sekta na humahabol sa kanyang ulo. Sumagot ang isa pang lalaki. Oo, maaari nga. Naabot niya ang 7 antas ng Energy Gathering Realm. Baka natatakot siya na maraming kaaway ang humahabol sa kanya at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumasok sa mga kaharian kung saan gumagala ang antas 4 na halimaw. Kahit na ang mga masters mula sa Earthrealm ay mahihirapang iwasan ang level 4 na halimaw. Lalo pat takasan ng rehiyon na tinatahanan ng mga halimaw na ito bilang kanilang tirahan. Talaga, sagot ng isa pa, wala nang silbi ang pagsubaybay at pangangaso kay Dustin ngayon. Para na siyang patay. Ang pag-alis doon ay dapat na mahirap. Kahit na para sa isang tusong tulad ni Dustin. Nagpatuloy siya. Ang Celestial Energy Ginseng ay higit na mahalaga kaysa sa daga na iyon. Hindi ko akalain na magkakaroon ng kayamanan na natutulog sa mga bundok na ito. 700 taon ng Celestial Energy Ginseng sa Grand Desolation Mountain. Pangungumbinsi niya, at sa isang malalim na nakakahimok na boses ay sinabi niya, kung lahat tayong 5 ay magtutulungan para makuha ang Celestial Energy Ginseng. Ang mga benepisyong ating aanihin ay higit pa sa paghahanap ng scumbag na iyon. Nagpatuloy sila patungo sa direksyong hilagang kanluran habang nagsasalita sila at mabilis ang takbo. Sa gilid ng kalsada ay nakatayo ang isang sinaunang puno. Ito ay sapat na malaki para sa 4 hanggang 5 individual upang palibutan ito. Ito ang perpektong backdrop para sa pagkukubli sa likod ng mga anino. Ang malaking puno ng kahoy ay nagbigay ng isang plataforma na maaaring sumuporta sa bigat ng ilang full-size na matatanda at ang mga dahon at mga sanga ng puno ay madaling itago ang anumang bagay sa likod nito. Isang figure ang nakatayong hindi gumagalaw sa likod ng napakalaki mula sa mga sanga. Ang lalaki ay matamang nanunood at matalas na nagmamasid sa isang bagay. Si Dustin iyon. Narinig niya ang malakas na tahol ng dalawang lalaki sa kalsada at nakilala niya sila mula sa Blood Wolf Team. Alam niyang hinahabol siya ng mga ito. Kaya mabilis siyang nagtago sa lilim. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nagpapataas ng kanyang kakayahang makarainig. Sa pamamagitan ng pag-aayos sa kanilang pag-uusap, nakuha ni Dustin ang pinag-uusapan ng dalawang lalaki. Si Dustin ay lubos na humanga. Paano nakuha ng mga tao mula sa Blood Wolf Team ang impormasyon tungkol sa aking lokasyon at aking kinaroroonan? Dapat mayroon silang higit na mahusay na mga kasanayan sa pagsubaybay upang malaman ko na napunta na ako sa kaharian ng antas ng 4 na hayop. Siya ay nagtaka. Ang mga tao mula sa Blood Wolf Team ay nagkaroon ng nakamamatay na encuentro kay Dustin ilang araw pabalik sa lugar ng Level 2 Monsters. Mula rito, nakakuha si Dustin ng access sa lugar ng Level 3 Beasts mula sa kung saan siya nakabuntot kay Lois at sa iba pa kung saan nakatira ang Level 4 na Diabolic Monsters. Alam ng lahat ng mga tao ng Blood Wolf Team ang kwentong ito. Ayan na, ang Celestial Energy Ginseng. At hindi lang anumang uri. Ito ay isang 700 taong gulang na Celestial Energy Ginseng. Hindi siya makapaniwala. May apoy na nag-aapoy mula sa mga mata ni Dustin nang marinig niya ang balita. May isang alamat na umiikot sa mga alagad ng mga pangunahing sekta sa Violet Orchid Empire. Sinasabing mahigit 1 dekada na ang nakalipas.
Isang alagad mula sa Bloody Hero Gang ang nakatagpo ng Celestial Energy Ginseng na mahigit 600 taong gulang. Natiso dito ng disipulo sa masukal na kagubatan ng Grand Desolation Mountain. Ang isang Celestial Energy Ginseng ay itinuturing na isang napakabihirang kayamanan. Once in a blue moon lang nahanap. Dahil dito, agad na pinakiusapan ng alagad ang isang veteranong doktor na maghanda ng isang samet-sari gamit ang ginseng. Matapos inumin ang concoction hanggang sa huling patak. Isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Siya, na isang miyembro ng ikawalong antas sa Energy Gathering Realm ay biglang nakapasok at sa hindi inaasahang pagkakataon ay natagpuan ang kanyang sarili sa paunang yugto ng Earth Realm. Ang balita ng hindi inaasahang himala ay kumalat sa buong imperyo na parang apoy. Ang Celestial Energy Ginseng ay itinuturing na isang sagradong artikulo ng mga taong nagsasanay ng martial arts. Ito ay isang kayamanan na nagkakahalaga ng pagpatay. Ngunit tulad ng hamog sa umaga na mabilis na nawawala sa hitsura nito. Ang Ginseng ay hindi na muling natagpuan sa Grand Desolation Mountain. Ang mga tao ay walang kapagurang nagpatuloy sa paghahanap ng ginseng. At ganoon nga, may isa pang natagpuan, na ikinatulala at inis ng mga tao. Ngunit ang higit na ikinagalit nila ay ang katotohanan ng ang nakitang ginseng ay mas mahalaga kumpara sa natagpuan ng alagad ng Bloody Hero Gang. Dahil ito ay mahigit 700 taong gulang na, at naunawaan ng lahat ang ibig sabihin nito. Kung sino man ang nakakuha ng ginseng ay makakagawa ng napakalaking tagumpay sa kanilang vital energy cultivation. Isang mas malawak na pag-unlad kumpara sa disipulo ng Bloody Hero Gang. Sinasabing ang ginseng ay magpapalakas hindi lamang sa mga manlalaban mula sa mas mababang kaharian. Tulad ng Energy Gathering Realm at Earth Realm. Kundi pati na rin sa mga nasa matataas na kaharian tulad ng Mysterious Realm. Kaya, hindi nakakagulat kung gaano kabilis kumalat ang balita tungkol sa pagkatuklas nito. Tiyak na nakuha nito ang atensyon ng bawat manlalaban at hindi mabilang na mga numero ang magpapagalaw sa langit at lupa para lang makuha ito. Sa araw na iyon, 2 disipulo ng Blood Wolf Team ang nagmadali sa kanilang paglalakbay. Sa kabila ng pagmamadali nilang makarating sa kanilang destinasyon, masayang nagkukwentuhan ang dalawa. Bigla silang dumaan sa isang sinaunang puno na napakakapal na aabutin ng 4 hanggang 5 tao upang ganap na makapulupot sa kanilang mga braso. Ang nasa kaliwa, na halos 2 metro ang taas, ay isang clumsy na lalaki na may hawak na battle axe sa isang kamay. Sumasabay siya sa pag-indayog ng kanyang kapareha, nang biglang may nanlamig sa kanyang bulugod, na naging dahilan upang manginig siya. Bilang isang batikang manlalaban na nakipaglaban sa maraming laban noon, ang lamig na naramdaman niya ay tanda ng papalapit na panganib. Pagkatapos ay mabilis siyang naghanda para sa isang pag-atake. Ngunit bago pa man siya makapag-react, isang kislap ng kamao na nagdadala ng bugzo ng hangin ay biglang sumalubong sa kanyang mukha. Ito ay napakalakas at bigla na hindi siya nagkaroon ng oras upang makahinga. Lalo pati pagtanggol ang sarili gamit ang kanyang battle axe. Ito ay napakabilis at makapangyarihan na maging ang mga dahon sa mga puno ay nanginginig. Ang lalaki noon, nang walang sandaling abiso, ay natipo ng lahat ng kanyang mahahalagang enerhiya ng mas mabilis hanggat maaari. Sinubukan niyang ihanda at protektahan ang sarili mula sa paparating na pag-atake. Bam! Kuli na ang lahat. Hindi siya nakakuha ng sapat na vital energy para labanan ang pag-atake. Ang malakas na puwersa ay tumagos sa kanyang enerhiya na parang wala lang. At direktang konektado sa kanyang katawan. Sa isang iglap, lahat ng kanyang mga buto ay nabali na parang mga paputok na kumakaluskos at tumutulo. Ang matangkad at matipunong katawan ng lalaking may hawak ng kanyang battle axe ay lumipad palayo at dumiretso sa isang puno. Dahil sa lakas ng impact, nahati ang puno, bumagsak ang lalaki sa lupa, nakahiga lang siya doon sa tiyan, at walang nakitang paggalaw mula sa tila walang buhay na katawan na wasak ng husto. Matagal na niyang sinipa ang balde, ni isang silip ay hindi narinig mula sa kanya. Natakot ang ibang miyembro ng Blood Wolf Team sa bigla ang pagkamatay ng kanyang partner. Nakalimutan pa niya kung paano huminga.
Habang nakatayo siya doon na nanginginig sa takot, mamuka ang bibig. Natulala pa rin siya sa mga nangyari. Nang bigla niyang napagtanto ang presensya ng isang binata na nakatayo sa harapan niya. "Dustin, ikaw ba yan?" Sigaw niya, makapal ang boses niya sa umiikot na emosyon. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari at patay na ang kinakasama. Napabuntong hininga siya habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Pinilit ang sarili na mag-concentrate sa sitwasyong kinakaharap. Umiwas siya ng tingin kay Dustin at tinitigan ang putol-putol na katawan ng kapareha. Pilit na pinipigilan na hindi mawala ng malay. Walang iba kundi si Dustin ang nagbigay ng nakakamatay na suntok sa lalaking may battle axe. Naikinamatay niya sa isang iglap. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan niyang sumuntok sa isang tao na may lakas na 1,000 libra. At ang nangyari ay yumenig sa kanyang kaibuturan. Hindi niya inaasahan na sa isang suntok lang. Mapapapatay niya talaga ang isang manlalaban mula sa 8th antas sa Energy Gathering Realm. Ito ay talagang kahanga-hanga. "Pinatay mo ang kapatid ko." Sigaw ulit ng lalaking may dalang kutsilyo. Siya ay gumagala pa rin sa kanyang fugue state at nais itong kumpirmahin muli. Binawi lang ni Dustin ang kanyang kamao at nakatingin sa kanyang kamay. Hindi na napigilan ang kanyang kasabikan at pagmamalaki. "Tama, ako nga, pinatay ko ang kapatid mo sa isang suntok. Hindi mo ba nakita ng sarili mong mga mata? Patay na siya, at ikaw na lang at ako ngayon." Pagmamalaking sagot ni Dustin. Dinilaan niya ang labi at saka ngumiti sa kausap. Bakas sa boses niya ang tono ng panunuya. Ngunit umiling ang isang lalaki at ayaw pa ring maniwala. Ang kanyang kapatid ay isang mandirigma sa 8th antas sa Energy Gathering Realm. Nagawa niyang i-channel ang vital energy niya para ipagtanggol ang sarili. Imposibleng ma-penetrate ito ng ganoon kadali. Kahit na hindi niya nagawa noon. Halatang nasa 7th antas ang binata. Gaano kalakas ang lalaking ito na nagawa niyang tumagos sa energy defense na nilikha ng kanyang kapatid. At napatumba siya sa isang suntok lamang. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kanyang bakal na kutsilyo at napalunok ng ilang beses habang nakatingin kay Dustin. Hindi maalis ang kawalang katiyakan sa kanyang isipan. Sabay titig din sa kanya ni Dustin na may kasamang ngiti sa mukha. "Ikaw bastard! Pagod ka na bang mabuhay? Narinig mo na ba ang Blood Wolf Team? Siguradong may death wish ka." Sabi nung isa na may pananakot na tono. Ang galit ay dumaloy sa mga ugat ng lalaking may hawak na kutsilyo. Nagumising sa kanya mula sa kanyang unang pagkagulat. Isang hindi maisip na udyok na itulak ang kanyang kutsilyo sa lalamunan ni Dustin ay biglang nabuo sa kanyang mga iniisip. Sa kanilang mga mata, si Dustin ay walang iba kundi isang maliit na pritong hindi mas mahusay kaysa sa isang langgam. Ngunit kinuha niya ang panganib na patayin ang isa sa kanila ng walang dalawang pag-iisip. Hindi man lang siya natakot na may dalawa silang naglalakad. Siguradong wala siyang alam kung anong klaseng organisasyon ang Blood Wolf Team. Alam ng mga tao sa Violet Orchid Empire na ang mga miyembro ng Blood Wolf Team ay mabagsik at malupit sa maraming paraan. Maraming mandirigma ang nanginginig sa takot sa tuwing naririnig nila ang kanilang pangalan. Isang bagay ang tiyak, saan man pumunta ang mga miyembro ng Blood Wolf Team. Walang buhay na kaluluwa ang mabubuhay. Walang ibon o aso ang natitira. Lahat sila ay uhaw sa dugo at titigil sa wala. At ang pinaka nakakatakot na bahagi ay na sila ay panatilihin ang kahit na ang pinakamaliit na puot sa kanilang mga isip. Kahit na ito ay kasing liit ng isang maliit na butil ng alikabok. Palagi nilang ibinibigay ang lahat ng kanilang nakuha hanggang sa makumpleto o maabot nila ang kanilang layunin. Nang wala nang nananatiling buhay, hindi nakakagulat na ang karamihan sa mga sekta ay madalas na nag-aatubili na harapin ang mga mandirigma na nagmumula sa ganoong kakulaitan ng isang koponan. Kahit na sila ay higit pa sa kakayahang pangasiwaan ang mga ito. Mas gugustuhin nilang hindi abalahin ang kanilang sarili sa pakikitungo sa mga katulad nila. Ang mga kakayahan ng mga miyembro ng Blood Wolf Team ay dapat na sikreto sa mga tagalabas. Ngunit nabalitaan na ang mga miyembro ay nasa Energy Gathering Realm. Ang ilan sa kanila ay makapangyarihang mandirigma sa Earth Realm. At ang kanilang pinuno ay itinuring pa nga na isang superior fighter sa Mysterious Realm.
Ang sunset ay karaniwang kinikilala bilang isang malaking shot. Ngunit sa mga tuntunin ng aktwal na lakas, ang Blood Wolf team ay kapantay nila. Ngunit kahit noong sinaunang panahon, ang mabuti ay hindi makakasama sa kasamaan. Ang Blood Wolf team ay itinuturing na bawal sa mga tao. Gumawa sila ng lahat ng uri ng kalupitan para lamang matugunan ang kanilang panandaliang pagkabalisa o pangangailangan. Pinakawan, pinatay, ginahasa ang mga babae, at sinunog ang mga bahay. Kaya, sila ay itinuturing na masama at ang lahat ng mga disenteng sekta ay nahihiya na nasa isang silid lamang kasama nila. Wala akong pakialam kung sino ka at kung saang sekta ka galing. Ang inaalala ko lang ay ang pagiging cold-blooded killers mo. Kumanda ka para maparusahan. Sinalungat siya ni Dustin ng walang pakialam ng ngiti. Palihim niyang sinusukat ang lakas ng lalaki sa kanyang isipan. Sa isang banda, napagpasyahan niya na ang lalaki ay nasa ikawalong antas ng Energy Gathering Realm. Isang antas na mas mataas kaysa sa kanya. Ngunit pinahusay at pinagkadalubhasaan na ni Dustin ang Golden Sun Scripture. Hindi talaga nagyayabang o anuman. Ngunit tiyak na kapantay niya ang isang ikawalong antas na manlalaban ng Energy Gathering Realm. Sa kabilang banda, naglalabas ng malisyoso at uhaw sa dugo ang lalaking kaharap. Halata na sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon na nagbabanta sa buhay. Sa kabila nito, tiwala si Dustin na madali niyang madaig at mapatay ang lalaki sa kanyang mga kasanayan. Tulad ng Wind Commanding Skill, ang Twin Shadow Blades, at ang kanyang 1,000 pounds na suntok sa isang suntok lamang. Sa sandaling iyon, sinimula ni Dustin na aitap ang dulo ng kanyang daliri sa lupa at lihim na kinokontrol ang hangin sa paligid niya. At sa isang iglap ay nasa harapan na niya ang lalaki sa isang hakbang lang. Nakaharap siya sa kanya, kasing bilis ng hangin. Parehong nagulat at nagalit ang lalaki nang makita niya ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Dustin. Na parang araw, bastard, ang lakas ng loob mo. How dare you? Sa isang alulong, iwinagayway niya ang machete, na nagbigay ng puting kidlat na nagsimulang lumawak hanggang ilang metro sa isang kisap mata. Diretso itong nagtungo sa Dustin na may lakas na parang bagyo, na madaling tanggihan siya sa langit. Ang nakapaligid na hangin ay nagwawasak sa kalampag ng talam. Maging ang mga nalaglag na dahon ay lumilipad sa hangin pati na rin ang alikabok sa lupa. Kasama ang mga halaman sa tabing daan. Ito ay kalahating antas na layunin ng talam. Kabisado ng miyembro mula sa Blood Wolf team ang half-level blade intent. At napagtanto ni Dustin na talagang sulit ang paglalakbay na ginawa niya. Hum! Ang malupit mong puwersa ay nagpapayabang sa iyo. Skippy! Alamin ito, kahit nasanayin mo ang iyong katawan sa sukdulan. Ito ay isang pamamaraan ng paglilinang sa mababang grado. Hindi ka maaaring umasa sa brute force magpakailanman. At dahil napatay mo ang mga miyembro ng Blood Wolf team, hahabulin ka ng team na ito mula ngayon hanggang sa mamatay ka. Deklaryo ng Cultivator. Masyado kang magsalita. Sins. Pinipilit mong maliitin ang physical strength ko. Papatayin kita nito para hindi mo makalimutan. Malamig na sabi ni Dustin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pakikipag-away at pagpatay. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at biglang umubo ang kanyang dalawang braso. Ang mga ito ay dalawang beses na mas makapal kaysa sa karaniwan. Ang mga tunog na katulad ng mga pop rock na nagmumula sa kanyang mga braso ay napakalakas na para bang isang malaking puwersa ang handang sumabog anumang oras. Mayabang kang tanga. Maya-maya, mamatay ka na. Napasigaw sa galit ang miyembro ng Blood Wolf team. Mabilis. Gumalaw siya at pagkatapos ay ang kanyang kalahating antas ng talam na layunin ay nagbago sa isang blade ningning na hiniwa patungo sa Dustin na kasing bilis ng kidlat. Ang ningning ng talam ay tila pumutol sa lahat ng bagay sa paligid nito. At walang makakaya nito, itinuring nito ang lahat ng nasa daanan nito na mahina gaya ng damo. Maya-maya, kumahanggos ito patungo sa Dustin ng napakalakas at napakabilis. Ang galit ng ningning ng talam ay nagparamdam kay Dustin na parang may hindi mabilang na mga dinakikitang mga talam ng bakal patungo sa kanyang direksyon. Bago pa man dumampi ang ningning ng talam sa kanyang katawan, parang hinihiwa siya ng galit na layunin ng talam.
Ang layunin ng isang magsasaka ay tunay na isang himala. Napaisip si Dustin. Pamantong hininga siya sa loob at naghanda ng lumaban. Pangalawang beses na niyang harapin ang layunin ng magsasaka nitong mga nakaraang araw. Ngunit hanggang doon lang iyon. Paano kaya nitong masasaktan si Dustin? Mayroong 1,000 libra ng puwersa sa bawat braso ni Dustin. Ang puwersang iyon ay tila biglang lumabas sa mga sukdulan ni Dustin. Gumalaw siya ng walang pag-aalinlangan. Madali kong masira, angal niya. Habang sinasabi niya ito, ang kanyang kanang kamao ay bumaril. Nang walang anumang dagdag na pagsisikap at paggalaw. At direktang tumama sa talam na ningning na umaakay patungo sa kanya. Ang puwersa ng 1,000 libra ay tumutok sa 1 punto at tumama sa ningning ng talam sa 1 segundo. Buzz! Buzz! Ang malakas na layunin ng talam sa ningning ay nagbigay ng 1 kahabag-habag na tunog bago ito nang inag ng husto. Pagkatapos ito ay ganap na nasira sa maraming piraso. Agad na nawala ang talam. Wow! Ano? Sa 1 iglap, walang gumagalaw. Pagkatapos ang cultivator ng Blood Wolf Team ay umatras ng 1 hakbang. Namula ang mukha niya dahil sa pagkakabangga. At hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Hindi na niya kinaya ang nangyari kanina. Bumuka ang bibig niya. At umagos ang dugo. At biglang nabasa ang mukha niya. Ang resulta ng banggaan ay halos naging kakaiba ang kanyang kaalaman sa martial arts. Hindi niya inaasahan na ang kanyang talam na layunin. Isang bagay na ipinagmamalaki niya ay maaaring magkapira-piraso ng ganoon sa kamao ng 1 lalaki lamang. Na may purong puwersa mula sa katawan. Malinaw sa kanya na kung ang 1 cultivator ay hindi kailanman nagpractice ng anumang vital energy defensive skill. Hindi kakayanin ng kanyang pisikal na katawan ang ganoong puwersa. Kahit na siya ay nasa paunang yugto ng Earth Realm. Ngunit ang lalaking ito sa kanyang harapan ay tila nasa 7th antas lamang ng Energy Gathering Realm. At hindi man lang niya sinubukang iwasan ang kanyang layunin sa talam ngunit natalo pa ito ng direkta sa 1 hit. Ang layunin ng talam niya, na ipinagmamalaki niya, ay naglaho na lamang. 1,000 libra ng purong lakas ang nakabasag ng kalahating antas na layunin ng talam. Sa katahimikan, inamin ni Dustin na talagang makapangyarihan ang layunin ng 1 magsasaka. Naiisip niya, kung ang 1,000 libra ng puwersa ay kailangan upang labanan ang kalahating antas na layunin ng talam. Ano ang kakailanganin upang malabanan ang 1 antas ng layunin ng talam? O kahit na ang layunin ng 2 antas ng talam. Kung kalabanan ko ang 1 magsasaka na may 2 antas na layunin. Tiyak na mamamatay ako. Pamantong hininga ang lalaki sa loob at nagpapasalamat na natalo niya ang makapangyarihang layunin ng magsasaka. Mag-away tayo minsan. Hamon ni Dustin. Siya ay naging nasasabik sa pag-asam na subukan ang kanyang lakas. Kaya't ginamit niya ang kanyang mga kamao ng walang tigil. Kasama ang buong lakas ng loob nito. Tinamaan ni Dustin ang kaliwang kamao ang kalaban. Pagkatapos ay ang kanan. Salit-salit na pumutok ng walang tigil. Sa tuwing tatamaan ng suntok ni Dustin ang Blood Wolf Team Cultivator, umatras siya ng 2 o 3 hakbang, at bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig. Lalong namutla ang mukha niya. Ang lakas ng suntok ni Dustin ay agad na naputol ang kanyang half-level blade intent. At halos mawalan ito ng lakas. At dumating ang 5th suntok. Sa huli, 5 beses na tinamaan ni Dustin ang miyembro ng Blood Wolf Team. Bawat pagkakataon na may napakalaking kapangyarihan, dinagtagal ay nabuo ang layunin ng talam ng magsasaka ng mabilis itong naglaho. Parang may humihikbi. Pagkatapos noon, walang palatandaan ng kalahating antas na layunin ng talam. Ang lakas ng mga kamao ni Dustin ay ganap na nasakop ang kalahating antas ng talam ng layunin. Nang makita ang 1 pang suntok na darating, ang miyembro ng Blood Wolf Team ay sumigaw. Noo! Ang pinakamalaking takot niya ay nang kontrolin ng malakas na hangin mula sa mga kamao ni Dustin ang buong katawan niya. At hindi niya maigalaw ang kahit 1 daliri. Bang! Ang buong lakas ng kamao ni Dustin ay diretsong dumapo sa dibdib ng magsasaka. Dahil sa lakas, ang katawan ng miyembro ay nakayuko na parang hipon at binaril paatras na parang tumalbog na bola. Habang paatras ang katawan,
Umulwak ang dugo sa kanyang bibig at tumalsik sa daan. Napuno ng amoy ng dugo ang buong espasyo. Sa wakas, natama ng magsasaka ang isang malaking puno sa kanahulog sa lupa. Pinomba ni Dustin ang kanyang kamao at bahagyang itinadyakan ang kanyang paa sa lupa. Ganap na nasisiyahan sa resulta. Pagkatapos ay humakbang siya patungo sa disgrasyadong miyembro ng Blood Wolf Team. Natatawang kumulog. Ano sa tingin mo ang lakas ng katawan ko? Ha? Ngayon? Sa tingin mo pa ba ang aking malupit na kapangyarihan ay resulta ng isang mababang uri ng paraan ng pagsasanay? Mamamaliit mo pa ba ang lakas ko ngayon? Matapos inspeksyonin ang miyembro ng Blood Wolf Team na naliligo sa dugo. At pagmasdan siyang hingal na hingal sa sobrang sakit. Natawa si Dustin sa tuwa. Hindi nagtagal. Walang ingat na tumakas si Dustin habang tinutugis siya ng dalawang miyembro ng Blood Wolf Team. Ngayon, pinatay niya ang isang miyembro ng koponan at nasugatan ang isa pa ng mag-isa. Ang dalawang karanasan ay lalong nagpalakas ng kumpiyansa ni Dustin. Gumawa rin siya ng muling pagsusuri sa kanyang mga kapangyarihan. Bagamat ang kanyang cultivation base ay nasa ikapitong antas lamang ng energy gathering realm. Natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili na sapat na malakas upang labanan ang isang cultivator sa ikasyam na antas ng energy gathering realm gamit ang kanyang wind commanding skill. Spiritual Sense Flying Needle, Queen Shadow Blades, pati na rin ang Grand Pagoda Summoning Skill. Pinupunasan ang kanyang mga kamay bilang kasiyahan. At bago pa makapagsalita ang miyembro ng Blood Wolf Team, sinabi ni Dustin, "Okay, ayan na, pwede ka nang mamatay." Gumagawa ng kamao gamit ang kanyang kanang kamay. Ang lakas ng 1,000 libra ay nagsimulang mag-ipon sa kanyang braso. Na hindi nagtagal ay nombak sa lakas. At ang malalakas na kalamnan sa ilalim ng balat ng kanyang braso ay nakabaluktot. Na naglalabas ng tunog na parang maraming paloka ang nasa loob ng kanan ni Dustin. Braso. Ang pagpapakitang ito lamang ay nagpasindek sa magsasaka. Huwag mo akong patayin. Please. Pakiusap ng lalaki kay Dustin. Naramdaman niya ang malakas na hangarin ng kanyang kalaban na pumatay. At ngayon ay natakot siya sa kanyang talino. Ang magsasaka na ito ay nakapatay ng napakaraming tao sa kanyang buhay. Kasama nila ang 12-12 ng mga inosenteng sanggol na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili at walang alam tungkol sa mundo. Ngayon, siya na ang humarap sa kamatayan. At ang magsasaka ay labis na natakot na handa siyang isuko ang lahat. Siya ay miyembro ng Blood Wolf Team. Ngunit humihingi siya ng awa kay Dustin na parang duwag. Ano ngayon? Bigla ka bang natakot sa kamatayan? Panunuya ni Dustin. Habang pinipigilan niya ang galaw ng kamay niya, ilang sandali ang nakalipas. Napansin ni Dustin na palaging malupit ang ekspresyon ng miyembrong ito. Kaya, naiisip niya na ang miyembro ng Blood Wolf Team ay walang takot at hindi natatakot na mamatay. Mataas ang tingin sa kanya ni Dustin. Sa kabila ng malupit nitong mukha, ngunit ang makita siyang nanginginig na parang dahon habang nahaharap sa kamatayan. Mas ikinagalit ni Dustin. Okay. Kung gusto mong manatiling buhay, kailangan mong sabihin sa akin ang dalawang bagay. Una, sino ang kumuha sa iyo para habulin at patayin ako? At pangalawa, sabihin sa akin ang lahat tungkol sa Celestial Energy Ginseng. Gusto ko ang bawat detalye. Ang mga sagot sa dalawang tanong ay napakahalaga. Kaya't kayang iligtas ni Dustin ang buhay ng magsasaka. Sandaling nag-alinlangan ang miyembro ng Blood Wolf Team. Pagkatapos ng lahat, ang bawat miyembro ng pangkat ay ipinagbabawal na magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanilang employer. Ang pagiging lihim ang tanging paraan para manatiling sikat ang Blood Wolf Team at magpatuloy sa pagnenegosyo. At ang lalaking ito ay hindi pa nakagawa ng ganoong katinding pagkakamali sa kanyang buhay. Hanggang ngayon, tungkol naman sa balita tungkol sa Celestial Energy Ginseng. Hindi na mahalaga kung sinabi ng lalaki si Dustin tungkol dito o hindi dahil kumalat na ang balita at malalaman ito ng iba. Kalahati. Kung nakakita si Dustin ng kahit sinong ordinaryong magsasaka sa Grand Desolation Mountain at humingi ng balita, alam na niya kung ano ang nangyayari. Igit pa o mas kaunti. Sa oras na iyon, nang maramdaman ang pag-aalinlangan ng miyembro, nagpakawala siya ng suntok patungo sa kabilang direksyon.
Kaagad, isang maliit na laki ng bagyo ang lumitaw nang wala saan. Pagkatapos, nagsimulang bumagsak ang buhok ng miyembro. At hindi nagtagal, nawala ang kalahati ng buhok na tumatakip sa kanyang noo. Ang kamao na may lakas na 1,000 libra ay dumaan sa kaliwang tainga ng magsasaka. Isang nakakarinig na tunog ang pumutok malapit sa kanyang kaliwang tainga bilang resulta ng napakalakas na kapangyarihan ng kamao. Pagkatapos ay napagtanto ng magsasaka na wala na siyang naririnig sa tainga na iyon. Dahil sa pagkasira ng eardrum, nabingi siya, with this realization, sobrang lakas ng tibok ng puso ng member na parang sisubog na sa dibdib niya. At naintindihan niya na kapag sinuntok siya ni Dustin sa mukha, mapapawi ang mukha nito at magiging alikabok. Mas lalong lumakas ang takot niya. Sa wakas ay isinantabi niya ang anumang pag-aalinlangan. Sige, handa akong sabihin sa iyo. Pero maawa ka sa akin. Kabanata 126. Sa wakas, nahaharap sa isang katotohanan o sitwasyon ng kamatayan. Ang Blood Wolf team ay mabilis na naibuhos ang mga beans. Na walang mga detalye na matitira. Sige, si Raymond yun. Bulalas ng lalaki. Si Raymond mula sa Flaming Sun Valley ay inupahan kami para patayin ka. Sandaling katahimikan ang namagitan sa balita ni Dustin. Hang on. What? Raymond. From the Flaming Sun Valley. Si Dustin ay lubos na nalilito. Siyempre narinig niya ang tungkol sa Flaming Sun Valley. Ito ay itinuring na pangalawa sa pinakamalakas sa lahat ng 5 sekta sa Violet Orchid Empire. Sa katunayan, sinabi ng mga tao na mas malakas pa ito kaysa Sun Sect. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nalilito. Bagaman, bilang isang tao na isa lamang panlabas na disipulo ng Sun Sect, bakit gusto ng isang tao mula sa isang mas makapangyarihang sekta na patayin siya? Ngunit narito sila, kahit na handang magbayad ng iba upang patayin siya. Sa natatandaan niya, si Dustin ay walang anumang asosasyon sa Flaming Sun Valley dati. Maghintay sandali, may biglang bumangga kay Dustin. Medyo pamilyar sa kanya ang pangalang Raymond. Sinimulan niyang saliksikin ang kaibuturan ng kanyang isipan. At sigurado nga, hindi nagtagal ay bumungad sa kanya ang mapaghimagsik na mukha ng isang mayabang na lalaki. Ah, itong lalaking ta, ang bastos. Malinaw na naalala ni Dustin ang lahat. Nangyari ito noong araw na pumunta siya para kumain sa Lotus Tavern sa Peacetown. Kasama sina Evan at Denali. Sa mismong pangunahing kalye sa labas ng tavern. Tinuruan niya ng magandang aral ang isang batang ruffian. Ang punk ay may kasamang tapat na tagapaglingkod na tinatawag na Weaver. Ang lalaking Weaver na ito at lahat ng iba pa ay tumatawag sa kanilang Panginoon. Raymond, hindi inaasahan ni Dustin na siya ay mula sa Flaming Sun Valley. Tell me, sino ba talaga itong si Raymond? Ano ang posisyon niya sa Flaming Sun Valley? Tanong ni Dustin na nakakunot ang noo. Ito ay magiging isang magastos na gawain upang ayusin ang pagpatay. Nagulat siya na kayang-kaya ng ruffian at ng anak na siya ng sama ng loob mula noon. Talagang hindi inaasahan na aabot siya sa pagkuha ng Blood Wolf team para tugisin siya. Siya ang apo ng pinuno ng Flaming Sun Valley. Sagot ng lalaki mula sa Blood Wolf team. Mas naging makabuluhan ang mga bagay ngayon. Habang nagpatuloy ang lalaki. At nag-alok siya sa amin ng 50,000 mahahalagang kristal ng enerhiya bilang kapalit ng pagdadala sa kanya ng iyong ulo. Ang apo ng pinuno ng Flaming Sun Valley. Kaya iyon ang dahilan kung bakit siya nagalit ng husto. Ang isang taong may ganoong uri ng background ay hindi kailanman matitiis na kumain ng hamak na pie. Ang 50,000 Vital Energy Crystals ay isang napakabigat na pamumuhunan at halatang isang napakataas na profile na tao lamang ang makakapagbigay nito. Tila ang karakter na ito ni Raymond ay medyo mapagbigay. Ngunit kinasusuklaman din si Dustin. Well, hindi ko akalain na na-offend ko ang baby boy ni Flaming Sun Valley. Swerte mong babae. Napabuntong hininga si Dustin. Sa loob-loob niya ay natatawa sa sarili niya. Mukhang isa akong isda sa kaguluhang tubig ngayon. Okay na ang lahat. Umiling si Dustin. Ngayon, huli niyang ibinaling ang atensyon sa lalaki.
Pag-usapan natin ang celestial energy na ginseng na iyon. Sabihin mo pa. Tanong niya at sumunod ang lalaki. Nangyari ito ilang araw na ang nakalipas. Aksidenteng natuklasan ito ng isang cultivator sa isang lugar na pinagmumultuhan ng level 3 diabolic beasts. Noong mga oras na iyon, ito ay binabantayan ng isang level 4 red blood magical python. Hindi ko masabi kung ano ang meron ngayon. Sabi sa kanya ng lalaki mula sa Blood Wolf team. Ayon sa ilang mga magsasaka na lubusang nag-aral ng mga espiritual na halaman. Ang celestial energy na ginseng na ito ay patuloy na lumalaki at umuunlad ng mag-isa. Bawat isang beses sa isang daang taon. Ito ay gagawa ng isang uri ng tagumpay. Na may isa pang halo na nakapalibot dito. Sinasabing ang ikasyam na halo ay nabubuo noong natagpuan ang ginseng. Kapag natapos na ang yugtong ito ng paglilinang nito, ito ay sumisipsip ng napakalaking halaga ng mahahalagang enerhiya mula sa mundong ito. Ang halaga nito ay tataas din sa paglipas ng panahon. Sinasabi ng mga tao na ang vital energy nito ay may mas mahusay na kalidad kaysa sa karaniwan. Malaki ang posibilidad na maraming cultivator ang nagbabantay dito habang nagsasalita tayo. Naghihintay na matapos ang huling yugto ng pagpino nito. Kapag ganap na nabuo ang ikasyam na halo, siguradong mag-aagawan sila para dito. Maglalaban sila sa isa't isa dahil ito ay napakahalaga. Nagulat si Dustin sa sinabi niya. Wow! Hindi ko alam na ang isang ginseng ay maaaring gumawa ng mga tagumpay tulad ng isang magsasaka. Ito ay talagang isang bihira at napakahalagang bagay. Pinakamahiwaga talaga. Isip niya sa loob. Sige. Nakatakas mula sa kanyang pagmumuni-muni. Itinoon ni Dustin ang kanyang mga mata sa Blood Wolf team na may mahigpit na tingin. I'm going to spare your life this time. Kung aalis ka lang sa harapan ko. Pero kung maglalakas loob kang saktan ulit ako, hindi na ako magpapakita sa iyo ng anumang awa. Lubos na naipit ni Dustin ang lalaking nasa harapan niya. At ang kanyang kalaban ay hindi na makakalap ng kahit kalahating antas ng blade intent ngayon. Naniniwala din si Dustin na ang laban na ito ay maglalagay ng anino sa kanya. Magpakailanman, nahaad lang sa kanya na pumasok sa mas mataas na antas ng pagpipino sa hinaharap. Maaari niyang subukan ng husto hanggat gusto niya at hanggat gusto niya. Ito ay magiging walang silbi. Kaya, walang anumang posibilidad na ang lalaki ay maaaring magdulot ng anumang banta sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya siyang huwag siyang patayin. Nakahiyos si Dustin nang hindi man lang siya tinitingnan. Gayunpaman, halos hindi na siya nakagawa ng ilang hakbang bago niya naramdaman ang isang bagay. Palihim at mahinang naglalabas ng cylindrical na bagay ang lalaki sa ilalim ng kanyang damit. Napakunot naman ng noo si Dustin. Kung ano ang nararamdaman niya. Para itong signal shell, mukhang hindi susuko ang lalaki sa ideyang patayin siya ng ganoon kaga. Mabilis na tumalikod si Dustin at gumawa ng isang lunge. Bumalik na siya sa harapan ng lalaki sa isang kisap mata, bago pa man maaga ng lalaki ng maayos ang signal shell. Hiningi mo naman this time. Nang matapos magsalita si Dustin ay humampas ang braso nito at tinamaan ang lalaki sa tiyan nito. Napakalakas nitong suntok na kahit ang hangin sa paligid ay tila nanginginig sa lakas nito. Ang signal shell ay agad na itinapon sa hangin. At gayon din ang lalaki mula sa Blood Wolf team. Tumura siya ng dugo mula sa kanyang bibig nang pumutok ang kanyang mga laman loob at ang mga buto sa kanyang dibdib ay nagkapira-piraso. Para siyang sinuntok ng hukbong magkakasama. Hindi man lang niya maramdaman dahil agad siyang namatay. Lumilipad sa himpapawid. Ang kanyang katawan ay tumama sa lupa 50 talampakan ang layo na parang isang sako ng patatas. At doon ay nakahandusay siya at walang buhay na nakadilat pa ang mga mata. Nakatingin sa labas ng butas na ginawa ng kanyang bangkay nang bumagsak ito sa lupa. Ang suntok ni Dustin ay sapat na malakas upang talunin ang isang level 3 na marahas na unggoy. Isang nilalang na kilala sa lakas nito, hanggang sa isang pool. At sa pagkakataong ito, ang target nito ay isang panghihina ng katawan ng tao. Kahit na ang lalaki ay isang cultivator na pinadalisay ang kanyang sarili hanggang sa energy gathering realm. Ang kanyang laman ay mahina pa rin. At kumpara sa matitigas na balat ng mga demonyo o demonyong hayop.
Ang kanyang balat at laman ay parang mantikilya. Huwag kailanman problemayan ang bulo hanggat hindi ka nahihirapan. Bago dumating si Dustin sa Martial World. Ito ang kanyang pet phrase. Ginawa niya itong motto ng kanyang buhay noon. At ngayon ay kumakawala na lang sa kanyang mga labi. Bago umalis, inanap ni Dustin ang durog na bangkay ng Blood Wolf Team. At natagpuan ang humigit kumulang 5,000 mahahalagang kristal ng enerhiya sa kanyang mga bulsa. Sa kabaligtaran, naiisip niya na ang pagpatay at pagnanakaw ay isang napakabilis na paraan upang yumaman. Kahit na ito ay isang malaswa, tuwang-tuwa si Dustin na nakatanggap siya ng 5,000 mahahalagang kristal ng enerhiya nang hindi kinakailangang gumawa ng halos anumang bagay. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanyang isip ay gumala at ibinaling ang atensyon sa direksyon ng Celestial Energy Ginseng. Napagtanto niya na ito ay isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang dami ng mahahalagang kristal na enerhiya na maaari niyang ipunin. Sa susunod na sandali, nawala siya gamit ang Wind Commanding Skill. Sa isang lugar na malalim sa Grand Desolation Mountain, biglang bumasag sa katahimikan ng kagubatan sa bundok ang mga tunog ng ligaw na pakikibaka at sigawan ng ilang tao na parang may hinahabol. Isang batang babae na naka-purple dress ang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Tumatakbo ng mabilis hanggat kayang dalhin ang kanyang mga binti. Siya ay mga 17 taong gulang at medyo maganda. Gayunpaman, ang kanyang malakristal na mga mata ay naging hindi kaakit-akit sa katotohanan na sila ay napuno ng kaba at takot. Sa kanyang likuran, inahabol siya ng isang dosenang lalaki na parang leon na humahabol sa biktima nito. Ang mga lalaking iyon ay pawang may dalang sandata, at mukhang mabangis sa galit, at may mga mamamatay tao na tingin sa kanilang lahat. Tumigil ka, magnanakaw ka, how dare you steal my thing? I am gonna tear you to pieces. Malakas na sigaw ng isa sa kanila, mas nababahala siya kaysa sa galit. Na para bang may kinuha sa kanya ang dalaga. Nakadagdag sa gulat ng dalaga ang sinabi nito at pilit niyang binilisan ang pagtakbo. Bilisan mo. Mabilis ang magnanakaw. Sakupin mo siya at huwag mong hayaang tumakas. Nasa kanya ang aking mababang klaseng espiritual na sandata. Level 2 pa lang ito pero malaki ang halaga nito sa akin. Sigaw ng isa sa mga humahabol. Sinasabi mo sa akin na nagkakagulo ka tungkol sa isang level 2 na armas. Hellman, mine is a fucking level 4. Mas malaking kawalan ang mararanasan ko kung hindi natin siya mahuli. Ang isa pa sa kanila ay medyo masungit na sagot. Coughing habang hinahabol nilang lahat siya. Why? Kayong dalawa, mas malala pa ang sitwasyon ko. She stole all my cores. I risked my life and fight all those beasts this month sa Grand Desolation Mountain para makuha sila. Dapat ako ang magrereklamo kung may oras kami. Manahimik ka na lang at hulihin mo muna siya. Nang marinig ang kanilang mga boses na papalapit, kinagat ng dalaga ang kanyang labi sa sobrang takot. Napapagod na siya ngayon. Maliit ang bibig niya at malarosas na labi. Ngunit sa ngayon ay parang mas namutla lang ang mukha niya. Ngayon ay naunawaan na niya na siya ay nasa malaking problema sa pagkakataong ito. Damn it! Paano ko sila aalisin? Nag-isip ng mabuti at mabilis ang dalaga. Sinusubukang i-maintain ang mabilis nitong pagbagsak. Alam niyang tiyak na mahuhulog siya sa kanilang mga kamay kapag hindi siya nakaisip ng paraan para makatakas. Habang nag-iisip siya, bigla na lang siyang lumiko sa isang sulok. Biglang bumungad sa kanya ang figure ng isang lalaki. Nakatayo siya sa ilalim ng malaking puno at tila nagtataka kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Nakaisip kaagad ng ideya ang babae. At agad siyang pumunta sa tabi ng lalaki. Ang batang iyon na may kalituhan na nakasulat sa buong mukha ay walang iba kundi si Dustin. Naglalakbay siya sa kagubatan nang bigla niyang marinig ang boses ng mga lalaking iyon. Nagtatakbo sila at nagsisigawan sa di kalayuan pero unti-unting lumalapit. Ngunit bago pa niya maisip ang anumang bagay, isang maganda at kaakit-akit na batang babae ang tumatakbo palapit sa kanya na parang palaso. Hindi pinansin ng dalaga ang curious na tingin ni Dustin. Pinisil niya ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Ngunit hindi nagtagal ay hindi niya maiwasang mapangiti. Ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Bago pa siya matanong ni Dustin. Huminga siya ng malalim at sumigaw.
Nagawa ko na, Kuya. Please hold them off and I will run with these treasures first. Don't pull your punches. Just kill them all. Malakas ang boses niya para maabot ang mga lalaking humahabol sa kanya. Mukhang hindi talaga kinakausap ng dalaga si Dustin. Pero sinisigurado niyang maririnig siya ng mga humahabol sa kanya. Sabay kumunot ang noo ni Dustin dahil alam niyang may mali. Ngunit bago pa siya makakilos ay parang hangin ang dumaan sa kanya ng dalaga. Ang natitira na lang ay ang mahinang halimuyak ng kanyang pabango. Damn it! God damn it! May tulong siya. Sumama ka sa akin at sunggaban silang dalawa. Patayin ang bata at hulihin ang babae. Umungol ang mga mandurumog nang marinig nila ang mga salita ng dalaga mula sa malayo. Tila sila ay nagalit at nabalisa. At nadobol nila ang kanilang bilis kaagad. Ano ba? Napaungol si Dustin. Nag-aapoy na siya sa galit ngayon. Bago niya alam kung ano ang nangyayari. Ginamit siya ng isang kakaibang babae. Ang masama pa, hindi niya akalaing makikinig ang mga mandurumog kahit pilit niyang ipaliwanag ang sarili. Nangangamba ang kanyang mga ngipin. Tumalikod siya at nagpas siyang habulin ang tumakas na batang babae. Natiyak na nagyaya na ang kanyang panlilin lang ay nagtagumpay. Ngunit mas mabilis si Dustin kaysa sa kanya at inabot siya ng ilang hakbang bago niya ito naabutan. Natigilan ang dalaga ng makarinag ng yabag sa tabi niya. Ibinoling niya ang kanyang ulo. Tumatakbo pa rin. At natagpuan ang ngiti ni Dustin na nanlilisik sa kanya. Ito ay isang masama at masamang ngiti. Nadurodge ang puso ng dalaga. Siya ay hindi kapani-pani walang mabilis. Daing niya sa kanyang puso. Sinusumpa ang kanyang pagpili ng isang makatakas na kambing. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang magnanakaw na hinahabol nila. Diba? Nagulat ako na ang lakas ng loob mong kaladkarin ako sa barak kasama mo. Pero sa anumang kaso, dapat bumalik ang isa gaya ng natatanggap. Ako sa tingin ko dapat babayaran kita. Hindi ba? Sabi ni Dustin sa kanya na may nakakalokong ngiti. Anong ibig mong sabihin? Medyo kinakabahang tanong ng dalaga. Kahit papaano ay naalarma siya sa mapait na ngiti ni Dustin. At pakiramdam niya ay hindi siya tutulungan ng batang ito. Maya-maya lang ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang ulo. Hindi niya napigil ang mapasigaw sa sakit ng muntik na siyang mawala ng balanse at bumagal ng biglaan. Halos agad na napahinto ang kanyang bilis. Iyon ay ang spiritual sense flying needle ni Dustin. Ito ay para sa iyong pagpupulot at pagnanakaw. Pati na rin sa pagbulong sa akin sa putikan. Paumanhin. Ngunit nagnakaw ka ng mga bagay at ikaw ang kailangang manatili at maglinis ng bulo. Nang matapos siyang magsalita, inactivate ni Dustin ang negative shadow blade. Sa susunod na segundo, isang itim na anino ng isang talam ang lumitaw sa hangin sa harap mismo ng batang babae. Nahamarang sa kanyang daan. Mabilis siyang tumakbo, at nagulat siya nang makita niya ang isang maitim na talam na lumilitaw sa kung saan at nakaturo sa kanya. Ilang metro lang ang layo nito, at maging ang hangin ay naging malamig sa presensya nito. Kung hindi siya nakareact ng mabilis at huminto sa kanyang dinaraanan. Tiyak na nasagasaan niya ang talam at nabutas nito sa dibdib. Nai-imagine pa niya ang matinding kirot at lamig na ibibigay nito kapag bumagsak ito sa kanyang puso. Paano mo nagawa ito? Nataranta ang dalaga dahil hindi niya inaasahan na ilalagay siya ni Dustin sa mas malaking panganib sa halip na maging tagapagligtas niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang biglang huminto. At panoorin ang galit na mga tao na lumalapit sa kanya na tuwang-tuwa. Ang mga mandurumog ay ligaw sa tuwa nang makita siyang huminto. Nagpaypayan sila habang sumusugod sa kanya. At napalibutan siya nang wala sa oras. Saan ka pupunta? Munting magnanakaw. Ang matipunong lalaki na nangunguna sa karamihan ay dumagundong sa nakagis ng mga ngipin. Namalinaw na nakasulat sa kanyang mukha ang layunin ng pagpatay. Ang iba pang nakapaligid sa kanya ay pawang nanunuya. Ang ilan ay pinalaki pa ang kanyang hubog at pinong pigirya ng may pagnanasa. Ipapalimos ko sa iyo ang kamatayan. Ikaw na munting magnanakaw. Namutla ang dalaga. At tumibok ng malakas ang puso. Habang nakatingin sa matipunong mga lalaki na ngayon ay nakapaligid sa kanya ng malapitan. Bilang level 7 energy gathering realm cultivator.
Hindi siya sapat na malakas para talunin ang grupong ito. Ang mas nakakalungkot ay ang katotohanan na pinalibutan siya ng isang dosenang tao. Alam niyang halos imposible ang pagtakas sa sitwasyong ito. Nang walang pagpipilian, lumingon siya kay Dustin na puno ng luha ang mga mata. Nagalit siya sa kanyang walang awa at pinagalitan siya ng malakas. Asshole! Hindi ka ba nakakaramdam ng anumang kahihiyan? Sinusumpa kita. Ipinapahayag ko na hindi ka mamamatay sa kapayapaan. Kakainin ng mga demonyong hayop sa bulubunduking ito. Ikaw, ang iyong espiritual na mga kaluluwa ay mawawasak. At ikaw ay parurusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng kulog. Gusto pa niyang sampain siya pero pinigilan niya. Napakahirap ng kanyang kalagayan. Kung si Dustin ay hindi tumayo sa gitna ng kanyang landas upang pigilan siya. Matagal na siyang nakatakas mula sa mga taong ito at wala nang panganib na makubkob tulad niya ngayon. Ang pag-alala sa nangyari ay hindi lamang nakaramdam ng hinanakit, kundi galit din. Nanatili siyang nakatitig kay Dustin ng may galit. Hindi niya pinansin ang nakikita niya sa mga mata nito. Sa halip, sinulyapan siya nito sa kangunguso ng may pang-aalipusta. Base sa kanyang obserbasyon sa mga lalaking nakapaligid sa dalaga, hindi rin sila kasama sa mga mabubuting lalaki. Bagamat batid niya ang katotohanang ito, hindi siya gumawa ng hakbang para tulungan ang dalaga dahil lang sa nakaraan, siya ang may pananagutan sa pag-frame sa kanya. Kaya, kahit na alam niyang siya ay nasa ilalim ng pagkubkob, tumanggi siyang makaramdam ng anumang simpatiya para sa kanya. Ang totoo ay naisip niyang karapat dapat ito. Isa pa, tila ang dahilan kung bakit siya hinahabol ng mga masasamang tao ay may ninakaw siya sa kanila. Sa pagmumuni-muni nito, umiling si Dustin at nagpa siya na hindi siya sasali dito. Tumalikod na siya at naghanda na para umalis. Tinanggap ng dalaga na malamig at walang pakialam si Dustin. Ngunit nakaramdam pa rin siya ng kaba at pagkalito. Sa sandaling umalis siya, wala na kahit kaititing na pag-asa para sa kanya. Kung walang gagawin si Dustin para tulungan siya, ang pananatili lang sa paligid ay magiging ligtas siya sa presensya ng walang katuturang tao. Ngunit sa sandaling siya ay maiwang mag-isa, siya ay magiging ganap na walang magawa. At ito ay nagparamdam sa kanya ng napakalamig. Napansin din ng matipunong lalaki na si Dustin ay may balak na umalis. At nagpalitan sila ng mabilis at makabuluhang tingin sa kanila. Dalawa sa kanila ang tumalon ng hindi nakita. Nagawa ng dalawa na makalusot kay Dustin mula sa likuran. Ang isa ay armado ng espada. Ang isa naman ay may hawak na kutsilyong bakal. Kahit na si Dustin ay isang kapwa-apprentice ng batang babae na may problema o hindi. Dahil nasaksihan niya ang bagay na iyon, walang dahilan upang panatilihing buhay si Dustin. Mabilis na napansin ng dalaga ang sitwasyon at sinadya niyang bigyan ng babala si Dustin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang malamig na bagay isang espada sa kanyang leeg. Naiwan na walang pagpipilian, inakpe niya kaagad ang kanyang bibig. Tulad ng babae, ang dalawang stalker sa likod ni Dustin ay level 7 na Energy Gathering Realm Cultivator. Nakapagtataka, napakabilis nilang kumilos kaya't nagawa nilang malapitan si Dustin sa record ng oras. Ang malamig at kumikislap na mga talam ay dumiretso sa mahalagang bahagi ng likod ng magsasaka. Gayunpaman, nakuha na ni Dustin ang kanyang kapangyarihan ng espiritual na kahulugan at ganap na na-control ang sitwasyon. Napabuntong hininga siya, naiisip niya, hindi ko sinasadyang magdulot ng anumang bulo. Bakit mo ako pino-provoke? Wala na yata akong choice ngayon. Natuklasan din niya na ang pinakamataas na vital energy level sa mga taong ito ay level 8 nanograms energy gathering realm at karamihan sa kanila ay nasa level 6 o 7 lang ng energy gathering realm. At ang Dustin sa ngayon ay hinding-hindi matatakot sa alinman sa mga ito. Sa kanyang pag-iisip, mas mababa ang gulo kung iiwas niya ang kanyang sarili sa mga ganitong gawain. Ngunit ngayon, ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Napagtanto ni Dustin na hindi siya makakaalis hanggat hindi neresolba ang problema. Sa sobrang takot, hindi napigilan ng dalaga ang mapaiyak. Nasingkit ang malalaking mata, at nanginginig ang mga pilik mata. Sa sandaling ito, kahit papaano ay pinagsisihan niya ang kanyang kawalang ingat.
Hindi niya dapat kinalagkad ang estranghero na ito kasama niya. Ngunit ang mga lalaki ay malapit sa kanya nang makita niya si Dustin sa emergency. Pinili niya ito para sa tulong dahil lamang sa isang flash sa kanyang isip. Wala siyang balak na ipagsapalaran si Dustin ang buhay nito. Kaya nang makita niyang nasa panganib ang buhay ni Dustin, at ang dalawang stalker ay magtatagumpay sa pagpatay sa kanya, napuno siya ng pagkakasala. Hindi pinansin ang espada sa kanyang leeg. Dinalaan niya ang lalaki. Ingat ka! Sa likod mo! Ngunit ang babala ay dumating na may isang presyo. Damn bitch! Papatayin kita! Ungol nang nanghuli sa kanya. Sa sobrang galit niya sa ginawa nito ay sinampal niya ito ng napakalakas na halos mabali ang leeg nito dahil sa lakas. Agad namang namula ang maganda at sariwang mukha at nagsimulang mamaga. Ikaw, natatawang sabi niya. Pinilit siyang saktan muli ni Furry. Napakasakit ng sampal. At nagpanteng ang tenga niya. Siya ay naguguluhan at naguguluhan ngunit hindi makapagsalita at nakatitig lang sa kanya. Koy bitch! Huwag kang masyadong marahas. I save ang iyong enerhiya. Mayroon kaming 12-12 ng mga lalaki na naghihintay para sa iyo. At malapit ka ng mapagod. Tawag ng isa sa kanila. Ang kanyang espiritual na kahulugan ay nagpabatid kay Dustin sa ginawa ng dalaga. Nang makita niyang binabalaan siya nito tungkol sa pag-atake, uminit ang puso ni Dustin. Siya ay tila hindi lahat na masama. Siya ay nagpasya. Ang nakita ng dalawang stalker ay si Dustin. Kumakbang pasulong. Parang may mga mata sa likod ng ulo. Nang halos magkadikit na ang kanilang mga sandata sa kanyang likuran. Bigla siyang umabant at napunta sa malayo sa loob ng maikling panahon upang maiwasan ang pag-atake. Parang magic trick ang ginawa niya. Mabilis na lumingon si Dustin at tinitigan ang dalawang lalaki. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig sa isang nakakatuwang ngiti. Ito ay isang nakakatakot na ngiti. Ang biglaang pagbabago ng sitwasyon ngayon ay nagbanta sa dalawang lalaki na nakaramdam ng malamig na pawis sa kanilang likod. Naunawaan nila na hindi mahina ang binata. May sumigaw at nagsimulang gamitin ang vital energy nila para salakayin si Dustin ng nakakamatay na mga galaw. Sa tulong ng wind commanding skill, si Dustin ay kumilos ng kasing bilis ng isang multo. Kaya ang pag-atake ay nakaligtaan siya ng buo. Ni hindi nito ginalaw ang isang sulok ng damit ni Dustin. Pagkatapos ay itinoon ang kanyang enerhiya. Binaril ni Dustin ang dalawang hugis kamao na figure sa himpapawid. Napakalakas ng puwersang lumabas sa mga kamao na tila napunit ang mga bangkita sa bawat gilid ng kalsada. Bago pa makapag-react ang dalawang lalaki, isang malakas na puwersa ang sumalakay sa kanilang mga katawan at itinapon sila na parang mga bulitas. Hurtling sa pamamagitan ng hangin. Sila ay naglakbay sa layo na humigit kumulang 40 hanggang 50 metro. Parehong nagsimulang dumura ng dugo sa himpapawid at patay nang bumagsak sila sa lupa. Ilang sandali pa ang nakalipas. Sinadya nilang patayin si Dustin. Ngunit hindi kailanman nagpakita ng awa ang lalaki sa sino mang gustong mamatay siya. Mabilis siyang nagparusa ng kamatayan sa isang iglap. Ang kapalaran ng kanilang dalawang kasamahan na nabigo sa palihim na pag-atake ay nagbago ang ekspresyon ng iba sa grupo. Mula malupit tungo sa takot. At karamihan ay namutla. Mga tao, kung papatayin natin siya, dapat nating gawin ito ng magkasama. Tawag ng pinuno. Ang iba ay kitang-kitang napalunok at nag-aalangan. Huwag kang matakot dahil nag-iisa lang siya. Sa dami natin, hindi niya kayang ipagtanggol tayong lahat. Kaya, bugbugin natin siya hanggang mamatay. Sa madaling sabi ang deklarasyon ay nagbigay inspirasyon sa kanila. At hindi nagtagal. Lahat ay nakaramdam ng lakas ng loob. Lahat ay umungal na parang mga hayop at sumugod kay Dustin na may mabangis na tingin. Bam! 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 Matapos ang tatlong malalakas na putok, ang unang tatlo sa koponan na nakarating sa Dustin ay nakatipalted sa hangin at nauwi sa isang malalim na butas sa kanilang mga dibdib. Walang nakaligtas sa pag-ataking ito. Walang cultivator ng energy gathering realm ang makakapagtanggol laban sa isang suntok mula kay Dustin. Sa 1,000 libra ng puwersa nito, walang physical na katawan, lalaki man o babae, na makatiis nito. Bukod dito, na master na rin ni Dustin ang wind commanding skill.
na nagbigay daan sa kanya na makakilos sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ang mga cultivator na ito ay nasa level 6 o 7 lang ng energy gathering realm. Kaya paano nila masusupol si Dustin? Ginamit niya ang wind commanding skill para mapabilis ang kanyang bilis. Sa isang pulutong, walang nakahanap sa kanya o nakakakita sa kanya ng malinaw. Kaya maaari siyang umatake ng hindi natukoy hanggang sa huli na ang lahat. Ang sino mang makatanggap ng suntok mula kay Dustin ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong bumanti o magdepensa. Ang mahihinang magsasaka ay namatay halos agad-agad, habang ang mas malalakas ay nakahiga sa lupa. At anumang kakayahan sa pakikipaglaban ay mawawala. Sa isang mapagmataas na hitsura, naiisip ni Dustin, aba, iniisip ng lahat na ang antas ng enerhiya ng isang magsasaka ay sumasalamin sa kanyang tunay na kapangyarihan. Kaya hindi nila binibigyang pansin ang formula na nagpapadalisay sa katawan. Gayunpaman, hindi nila ito nakuha. Ang mga taong ito ay hindi nauunawaan na ang isang magsasaka na ang pisikal na katawan ay napakalakas ay halos hindi magagapi. Ang ideya ay dumating sa kanya habang si Dustin ay nag-enjoy sa one-sided fight na nakita niyang natalo ang kompetisyon. Kung may pagkakataon para sa kanya na linangin ang ikalawa at ikatlo, o maging ang ikaapat at ikalimang antas ng Overlord Body Refining Formula, gaano kaya kakilakilabot ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban? Sa ikalimang antas, halimbawa, ang isang suntok ay makakarating ng 15,000 pounds ng puwersa sa kaaway. Karamihan sa mga demonyong hayop ay hindi makayanan ang kapangyarihang ito, lalo pa ang katawan ng tao. Kaya ang kakayahan sa pakikipaglaban ay magiging 10 beses na mas malakas. Bigla, hindi napigilan ni Dustin ang pagnanais ng karagdagang lakas. Gayunpaman, sa pag-iisip ng astronomical na gasto sa mga tuntunin ng kayamanan at mga mapagkukunan na kailangan para sa paglilinang ng Overlord Body Refining Formula, nagbigay siya ng isang mapait na ngiti. Bam! Bam! Matapos tapusin ang unang tatlo sa malalakas na lalaki. Pagkatapos ay pinatalsik ni Dustin ang dalawa pang sunod-sunod na kamao. Pagkatapos ay humarap siya sa iba. Naghahadyas ng suntok para sa bawat tao. Inatake niya ang 5 lalaki. Kung saan 2 ang malubhang nasugatan. At 3 ang namatay. Ang natitira ay mabilis na nakatakas sa galit ni Dustin. Na para bang makakasagasa sila ng isang multo. Hindi sila tumitigil sa pagtakbo hanggang sa makalayo sila sa Dustin hanggat maaari. Sa tuwing babalikan nila ang batang magsasaka, masusulat ang takot sa kanilang mga mukha. Ang tao ay isang tao lamang na hayop, na may kamanghamanghang malalakas na kamao. Ang higit na nakakatakot ay ang katotohanan na si Dustin ay hindi man lang nakipag-alis ng pilikmata sa tuwing pumatay siya ng mga tao. Nang mga sandaling iyon, nakatayo si Dustin sa gitna ng field. Malamig ang mga mata, sinadya niya ang bawat hakbang. Ang kanyang damit ay lumipad sa paligid niya kahit walang hangin. Pinutol ng lalaki ang isang figure tulad ng isang kahanga-hangang Diyos na dumating sa mundo. Dahil sa pananakot ng matalim at malamig na dampi ng espada sa kanyang leeg, napabuka ang bibig ng dalaga sa gulat nang makita si Dustin sa ganitong mod. Hindi niya inaasahan na ang binatang ito o sa halip, ang batang ito, na kinaladkad niya sa isang mapanganib na sitwasyon ay magiging napakalakas. Hindi siya mukhang mature, parang wala pang 20 years old. Kaya, paano siya naging napakalakas sa kanyang edad? May panginginig sa kanyang katawan at panginginig sa kanyang bulugad nang makitang nababalot ng dugo si Dustin. Ang kanyang mga mata ay malamig. At ang mga ito ay nagsasalita tungkol sa kamatayan at pagpatay. Naghagis sila ng magkatulad na layunin. Ang lahat ay nagpakita na ang binatang ito ay hindi lamang galit na galit ngunit naging isang mapanganib na figure. Nakita ng dalaga ang takot at pagtataka na bumangon sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang kanyang nagniningning, magagandang mga mata ay puno na ngayon ng maliwanag na desperasyon at hindi malulutas na takot. Kung ikukumpara sa mga kalaban na humabol sa kanya sa mahabang panahon. Mukhang mas masama si Dustin sa kanya. Isa siyang madugong mamamatay tao. Napatay niya ang isang tao na parang pumapatay siya ng langgam.
Hindi pa rin nagbabago ang malamig niyang mukha mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng laban at maging ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Parang hindi niya kinukuha ang buhay ng tao na kasing halaga. At parang katumbas ng putik sa kanya. Nang makaramdam ng matinding takot ang dalaga. Ganoon din ang pakiramdam ng malaking lalaking may hawak ng espada sa kanyang leeg. Papalapit sa kanya ang target niyang si Dustin imbes na lumayo. Mayroon siyang cultivation base ng 7th antas ng Energy Gathering Realm. Gayunpaman, ngayon lang, 25 tao na natalo ni Dustin sa isang suntok ay nasa parehong antas. Kung ganoon, ang binata na papalapit sa kanya ng hakbang-hakbang, tulad ni Death mismo, ay maaaring patayin siya ng kasing dali ng isang suntok. Sa pag-iisip tungkol dito, ang malaking tao ay natakot. At ang kanyang katawan at espiritual na kaluluwa ay nanginginig sa ideyang ito. My friend, calm down. Nagkamali. Ang malaking tao, na siyang pinuno ng karamihang ito, ay nagpawis ng malamig at sinubukang mga tuwiran sa kanyang kalaban. Kinilabutan siya nang makita ang paglapit ni Dustin. He tried to produce a dim. Water a smile on his face and asked again. My friend, wala talaga kaming ginagawa sa iyo. Can you please stop there? We can get on well with each other. Hindi sumagot si Dustin. Mukha siyang walang pakialam at tahimik na nagpatuloy sa pasulong. Talaga, tinatanggap namin at humihingi ng tawad. Kasalanan namin ito kanina. Dapat hindi ka na namin inistorbo. Kaibigan, pero ang dami mo nang napatay sa mga tao namin. Hindi pa ba sapat iyon? Gusto mo bang patayin lahat ng tao dito? Paulit-ulit na umatras ang malaking lalaki, nang hindi binibitawan ang espadang nakasabit sa leeg ng dalaga, nang makitang hindi huminto si Dustin. Alam ng malaking lalaki na walang epekto ang pagmamakaawa niya kanina. Hindi siya pakakawala ng binatang ito. Nagdesisyon siya, at isang mabangis na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at desperadong nagbanta. Huwag kang lalapit, kung hindi. Papatayin ko siya kaagad. Kill her as you like. I don't know who she is. So, it doesn't matter if you kill her or not. Anyway, you must die today. I don't like to be threatened by anyone. Kahit na ang mga pananakot mo, hindi gumana sa akin. Ginawa mo ang lahat ng iyon. At mamamatay ka para dito. Lumapit pa si Dustin sa malaking lalaki. Panay pa rin ang takbo nito. Hindi naapektuhan ang banta ng malaking lalaki. Pakiramdam ng kawawang lalaki ay mas bumubuhos na ngayon ang kanyang malamig na pawis. Ang paparating na binata ay katulad ng isang bundok na papalapit sa kanya. Napinipigilan siya sa paghinga. Napakaraming pressure sa kanya na ang kanyang vital energy ay hindi sinasadyang nagmamadali upang ipagtanggol siya. At ang kanyang kamay ay walang kamalay-malay na nanginginig at itinutulak ang espada pasulong ng bahagya. Ang matalim na espada ay tumama sa leeg ng batang babae at nagdulot ng maliit na hiwa. Naramdaman ng dalaga ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang leeg. At pagkatapos ay bumuhos mula roon ang isang tipak ng mainit na dugo. Ikaw, isa kang masamang tao. Bakit hindi ka nag-alaga ng babae? Asan ang ugali mo? Nakain na ba sila ng aso? Nang makita kung gaano kawalang interes si Dustin sa kanyang buhay. Hindi napigilan ng dalaga at sinakal siya sa takot at galit. Ang takot at galit ay bumalot sa kanya at tanging pagsigaw lamang ng malakas ang makapagpapagaan ng kanyang kaba. Hindi ka naniniwala na papatayin ko siya. Muli siyang binyantaan ng malaking lalaki. Bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay. Malinaw na inihayag ang kanyang takot. Gayunpaman, nang matapos niya ang kanyang mga salita, nagpa siya si Dustin. At isang spiritual sense flying needle ang bumaril mula sa kanyang soulsy sa mismong ulo ng malaking lalaki. Biglang naramdaman ng lalaki ang hindi matiis na sakit sa kanyang isipan. Nanginginig ang kanyang katawan sa ilalim ng matinding sakit na ito at hindi na niya mahawakan pa ang kanyang espada. Nang makarecover na siya ay nakatayo na si Dustin malapit sa kanyang tabi. Na mahigpit na nakahawak ang dalawang daliri sa talam ng kanyang espada. Ang malaking tao, na nagulat sa eksenang ito, ay agad na tinawag ang kanyang vital energy upang mabawi ang kontrol ng kanyang espada.
Napangisi naman si Dustin sa tugon nito. Ang nakikita lang ng kanyang kalaban ay ang pag-ipit niya sa talam ng espada at pagkatapos. Ang matalim na espada ay nabasag sa dalawang piraso mula sa gitna. Ang matalas na espada ay gawa lamang sa mga normal na halwang bakal at hindi kabilang sa klase ng espiritual na armas. Madali para kay Dustin na sirain ito sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kanyang lakas na maaaring magbigay sa kanya ng ilang libong libra ng puwersa. Lalong naging desperado ang malaking lalaki nang makitang binasag ni Dustin ang kanyang sandata sa isang kurot. Inihagis niya ang putol na espada sa leeg ni Dustin. Kasabay nito, ipinadala niya ang kanyang vital energy patungo sa kanyang mga paa at tatakas na sana para sa kanyang buhay. Gayunpaman, mas mabilis pa si Dustin kaysa sa kanya. Hindi gumagalaw kahit kay titing mula sa kanyang kinatatayuan. Mabilis na lumabas ang kanyang mga kamay at sinuntok ang lalaki sa dibdib. Pulang pula at iskarlata na dugo ang tumalsik sa buong paligid. Pumao ng malalim ang kamao ni Dustin sa dibdib ng malaking lalaki. At saka tumagos sa katawan nito. Nagkaroon ng malakas na ingay. Nang bawiin niya ang kanyang kamao. Ang ilang mga panloob na organo ay nabunot kasama nito. Na nakakasindak sa lahat ng naroon. Ah, isang masamang mamamatay. Isa siyang masamang halimaw. Siya ay masama. Sa sobrang takot ay hindi na niya mahanap ang dila at salita para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Tanging sigaw niya sa magulo niyang isipan. Ang kanyang katanji tangi at maysla na anyo ay natatakpan na ngayon ng dugong nagmumula sa malaking lalaki. Na naglalabas ng matinding amoy ng kamatayan at dugo. Gusto niyang samuka. Ngunit tila nawala ng paggana ang kanyang mga organo. Ang brutal na eksenang ngayon lang niya nasaksihan ay halos magalit sa kanya. Matapos huminga ng ilang beses upang mabawi ang sarili. Sa wakas ay natagpuan ng dalaga ang kanyang dila at paa. Sumigaw siya na parang takot na kuneho at desperadong tumakbo palayo kay Dustin. Siya ay nang-ahas na huminto lamang pagkatapos tumakbo ng halos 100 metro. Hindi mapigilan ang tibok ng puso niya. Nagawa niyang tumalikod. At nakita niya si Dustin na nakatayong parang kamatayan sa gitna ng clearing na kinaroroonan nila. Sa sandaling iyon, ang ibang mga tao ay nag-alinlangan lamang ng ilang sandali at lahat ay agad na nagtakbuhan. Kahit na ang batang babae ay nagnakaw ng ilang mahalagang bagay mula sa karamihan. Ang pinakamahalaga sa mga bagay na iyon ay hindi maihahambing sa kanilang buhay. Kaya naman, nang makita ang kakilakilabot na pagkamatay ng malaking tao, tumakas sila para sa kanilang buhay. Nilainggan ni Dustin ang dalaga ngayon. Ang batang babae ay nakatayo pa rin mga 100 metro ang layo. Takot na takot sa labas ng kanyang talino. Ang kanyang damit, na puno ng pulang dugo, ay tila ibang-iba sa dati dahil sa mga mantsa. Ang kanyang mukha ay mapatla, at ang kanyang katawan ay patuloy na nanginginig. Mukhang hindi pa siya nakaka-recover sa takot. Tama ang hula ni Dustin. Ilang beses na nagre-replay sa isip niya ang eksenang kanina lang. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng pagpatay. Ngunit ito ang unang pagkakataon na masaksihan niya ang ganitong madyugo at malupit na eksena. Sa makatuwid, hindi siya mapakali sa isang sandali at kailangan niya ng ilang oras upang mabawi ang kanyang malay. Nang makita niya ang sulyap ni Dustin sa kanya, naramdaman niyang halos tumigil sa pagtibok ang kanyang puso at muling bumalik sa mukha niya ang takot na takot. Sa sandaling ito lamang niya naunawaan kung anong uri ng tao ang kinaladkad niya sa kanyang mga problema ngayon. Siguro ang mga salitang murder maniac ang pinakamahusay na naglalarawan sa kanya ngayon. Natakot ba siya sa kanyang talino? Bahagyang kumunot ang noo ni Dustin. Ginamit niya ang wind commanding skill at sa isang pagtalon. Lumipat siya sa gilid ng batang babae sa loob lamang ng ilang segundo. Paatras na naglakad ang dalaga para layuan si Dustin. Ang kanyang mahabang pilik mata ay patuloy na nanginginig na para bang nakikita niya ang sukdulang kahulugan ng takot. Huwag mo akong patayin. Pakiusap. Nakikiusap ako. Nang makita ang kanyang nakakaawa at takot na ekspresyon. Umiti si Dustin ng lihim sa kanyang puso. Nakakatakot na munting kuneho. Bakit ngayon mo lang ako kinorma? Sabihin mo. Bilisan mo. Sinadya ni Dustin na takutin siya. At mabangis na tinanong siya.
na nagpapakita ng galit sa mukha nito. Ay, hindi ko sinasadya. Ayokong mamatay. Ikaw, please don't kill me. Wow, biglang umiyak ng malakas ang dalaga sa takot. Nang makita siyang umiiyak ng napakalakas, pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata at nakaramdam ng hindi makapagsalita. Ano ang ibig sabihin ng babaeng ito sa pagbatak ng luha? Malaki na siya ngayon. Bakit siya umiiyak ng walang dahilan? That's fine. Now please don't cry. Kanina lang ako nagbibiro. Sinubukan ni Dustin na aaliwin siya ngunit hindi nagtagumpay. Look at me. Sa tingin mo ba napakasama kong tao? Hindi kita papatayin. Sinubukan ni Dustin ang kanyang makakaya upang malumanay na sabihin ang mga salitang ito ngunit. Walang tigil sa pag-iyak ang dalaga. Lamingalinga si Dustin sa paligid at sinubukang magsabi ng iba pang bagay para pakalmayan siya. Gayunpaman, bukod sa pagsasabing huwag kang umiyak, hindi niya alam kung ano pa ang masasabi niya. Pakiramdam niya ay sinusuyo niya ang isang maliit na bata na 4 o 5 taong gulang. Matagal nang umiyak ang dalaga bago tuluyang tumigil. Seryoso ka, hindi mo naman ako papatayin, di ba? Napahikbi siya. Oo, syempre, hindi kita papatayin. Hindi ako random murderer o serial killer. Nagkibit-balikat si Dustin at sinimulang suriin ang sugat sa kanyang leeg. May hiwa sa leeg mo. Maayos ka na ba? Pilit na ngumiti ang dalaga at sumagot. Ayos lang. May mga gamot akong panggagamot na inihanda para sa akin ng aking lolo. Kapag napahid na ang sugat, gagaling na ang sugat. At hindi na ito mag-iiwan ng anumang peklat. Pagkatapos, naglabas siya ng maliit na bote ng jade na kasing laki ng hinlalaki niya mula sa kanyang mga bulsa at inalis ang takip. Agad na umagos sa hangin ang nakakapreskong halimuyak ng ilang gamot. Ang batang babae ay naglabas ng kaunting berdeng pamahid mula sa bote ng jade gamit ang kanyang mga kuko at inilagay ito sa pinsalang natamo niya. Hindi nagtagal. Ang hiwa mula sa espada ay nauutol sa bilis na sapat na mabilis upang makita ng hubad na mata. At pagkatapos ay ganap itong nawala sa loob ng kalahating minuto. Nawala ito ng walang anumang bakas at bumalik ang kanyang balat sa dati nitong estado. Wow! What a amazing drug! Nakakabilib talaga ang effect. Nagulat si Dustin. Of course! Ipinadala ito ng isang alchemist sa lolo ko nang dumating siya para hilingin sa kanya na gumawa ng array. Nagliwanag ang mukha ng dalaga sa pagmamalaki. Maaari bang mag-set up ng array ang lolo mo? Nagtataka at nagtatakang tanong ni Dustin. Sa pangkalahatan, tanging mga eksperto sa array ang maaaring bumuo ng array. Sa makatuwid, ang mga eksperto sa array, pill refiners, at weapon refiners na ito ay itinuturing na pinakamarangal na profesional at nakatanggap ng mataas na katayuan sa lipunan sa mundo. Sa mundo ng mga martial artists, ang katayuan ng mga naturang array masters ay hindi mas mababa kaysa sa karamihan ng mga supreme warriors na may napakataas na cultivation base. Oo, at napakalakas ng mga arrays na ginawa ng lolo ko. Kung hindi ko nawala ang mga defensive array flag na ibinigay sa akin ng lolo ko, hinding-hindi ako matatakot sa mga taong iyon. Mukhang ang lolo ng batang babae ay isang napakahusay na eksperto sa array. Napaisip si Dustin sa sarili. Kung ganoon, nasaan ang lolo mo? Bakit hindi mo siya kasama? Anong ginagawa mo dito mag-isa? Tsaka, may ninakaw ka ba talaga sa mga taong iyon? Kung hindi, bakit ngayon ka lang nila hinabol? Sabay-sabay na tanong ni Dustin. Kahit mukhang inosente ang dalaga, gusto niyang malaman ang ugat sa likod ng mga problema nito para maintindihan ang nangyari. Tsaka ngayon lang siya nakapatay ng napakaraming tao at ayaw niyang gawin iyon ng walang dahilan. Mahabang kwento iyan. Bamantong hininga ang dalaga at sinabi sa kanya. Kahanga-hanga ang lolo ko sa lahat ng aspeto. May isang bagay lang na hindi ako sang-ayon sa kanya. Lagi niya akong pinipigilan at ginagawa huwag mo akong hayaang umalis ng bahay. Hindi pa ako nakapunta sa mundong labas mula nang ako ay isinilang. Kaya naman, talagang interesado akong makita ang mundo gamit ang sarili kong mga mata ng walang anumang paghihigpit. Isang buwan na ang nakalipas.
Nang ang aking lolo ay naglilinang sa pag-iisa upang pag-aralan ang isang hanay ng mga hindi kompletong hanay. Palihim akong tumakbo palabas ng bahay. Narinig ko na may ilang mabangis na halimaw at hayop sa Grand Desolation Mountain. Parang napaka-interesting nung narinig ko kaya pumunta ako dito. Gayunpaman, nawala ang lahat ng aking pera at iba pang mga pakete. Kabilang ang ilang mga defensive array flag na ibinigay sa akin ng aking lolo. Nawala ang lahat, ngunit kailangan ko pa rin ng pagkain at damit at anumang tirahan at transportasyon na kailangan ko ay nangangailangan din ng pera. So, nung naabutan ko yung mga naliligo sa lawa, ninakaw ko lahat ng pera nila. Hindi naman sila mukhang mabubuting tao. Gayunpaman, nadiskubre nila ang pagnanakaw sa kalagitnaan at hinabol nila. Ipinaliwanag ng dalaga ang lahat ng detalye na para bang kapatid sa kanya si Dustin. Muling natahimik si Dustin matapos marinig ang kwento ng dalaga. Sa kanyang pagtataka, ang dalagang ito ay isa lamang makulit na babae na tumitakas sa bahay. Tinitigan niya ito ng mabuti. Nalaman niya na sariwa at matigas ang balat ng dalaga at napakasarap din ang pananamit nito. Sa katunayan, kung hindi dahil sa dugo, ang kanyang damit ay maluho. Kahit na siya ay mukhang matalino at kaibig-ibig. Mayroon din siyang kakaiba at marangal na ugali, na umiiral lamang sa mga kabataang babae mula sa malalaking pamilya. Hindi magiging mali na sabihin na bukod sa kanyang namumukod tanging dalubhasang lolo. Ang batang babae ay dapat na nagmula sa isang hindi pangkaraniwang pamilya. Nako, ang batang babae na ito ay dapat na pinakain sa kutsara mula pa noong siya ay ipinanganak. Matapang din siyang tumakas sa bahay ng ganoon at gumala mag-isa. Higit pa rito, paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na makarating sa mapanganib na Grand Desolation Mountain na ito? Nalaman ni Dustin sa simula pa lang na ang cultivation base ng babae ay ikapitong antas ng energy gathering realm. Ang gayong napakahalagang enerhiya at cultivation base. Kasama ang kanyang kakaunting karanasan sa panlabas na mundo ay malinaw na nagsabi na napakadelikado para sa kanya na maglakbay sa mga panlabas na lugar ng Grand Desolation Mountain.